Up niyo naman to. Good evening! Oh my gosh! Ano na? I took a shower for you. Of course! Dapat fresh tayo dahil nag-commit ako na 2 hours tayo ngayon. Marami tayong pag-uusapan. Good evening! At habang konti pa lang naman, wala pa tayong isang minuto, mag-hello muna tayo sa 44 na nandito ngayon. Happy Sunday sa inyong lahat. Maraming salamat at nakaka-attend pa rin kayo. At of course, ba't hindi kayo mag-attend ngayon? Nasa kuweba ba kayo? Dapat syempre push na push kayo ngayon dahil eto na, marami tayong pag-uusapan, marami tayong paghuhugutan ng sama ng loob ngayon. So, magpa-attendance na lahat ng mga magpapa-attendance kasi nasa mood ako, guys. Nagahalo ang kape, nagahalo ang kumi na yogurt. My gosh, nakaka-addict ang kumi. Saglit lang, chika ko lang muna kung paano ko napunta sa kumi. So, syempre, alam ko, matagal na, na-affiliated naman si Atisa sa kumi. Kaso lang, yung kumi na yan, ang tagal bago nagkaroon ng branch dito sa amin. So, nawiwirdohan naman din ako magpa-deliver nung available na siya malapit sa amin. Nawiwirdohan ako magpa-deliver kasi parang matutunaw lang yan, magse-separate-separate lang yan. So for the longest time, hindi talaga ako nakakainom ng kumi na yan. Eh alam niyo naman, mahilig ako sa beverage. Mahilig ako sa iced coffee, milk tea, juice, kung ano-ano, alcohol, non-alcoholic, mahilig ako sa mga ganyan. So, nung in-interview ko si Atisa, sabi niya, tita, anong gusto mong lunch, ganito, ganyan. E galing ako sa Quezon City, parang pagod naman ang beauty ko na naarawan ng gusto. So, hindi naman ako masyado nag-push for lunch. Nag-request ako ng kumi. So, they ordered like a few drinks for me to try. Oh my God, ang sarap pala! So, like, diba, nagmadali akong umuwi ng bahay para sabihin kay Ron, kailangan itry mo to ng bonggang-bongga. So, ayan na nga. Ito ang rason. Kaya parang pang ilang linggo ko na since nag-interview kami ni Atisa, tapos wala, guys. Kuminang kumi ang tita nyo. Favorite ko yung may parang ube rice or like wild rice, purple rice, at saka mango. So, nakakatuwa lang kasi ang saya rin ni Ron. Anyway, maayong gabi sa inyo na tanan. Marami tayong pag-uusapan. Magpa-attendance na mga magpapa-attendance. Si Guan Murakami. Tara of Baguio is nice but very Rabia yung styling niya. Pupunta tayo dyan mamaya. I get the Rabia comparison. She's very young. Ano ba? Bakit basa ang face? Anyong Marco Polo! Kamusta? Si Loy na nagpapa-attendan. Si Balefire na Team Christy. Wait lang ha. Oiliness is ugliness. This isn't even oil. This is water from the shower. Ayan. Okay. Hi, Gyros. Team No Replay today. I'm so proud of you. Kiana, hello, pa-attendance. Excited for your opinions of the girls and the show earlier. Actually, here in the Philippines right now, maulan here in Dumaguete. Malapit lang sa amin yan, pero never pa ako nakapunta ng Dumaguete. Ang matutuwa siguro ako makapunta talaga dyan. Okay. Wait lang ha. Ooh, I'd like to say hello to SJ Luna. Kamusta ka dyan? Maraming salamat. Shout out, of course. Martha. Hi, Martha. I'm so back. I know. Pa-shout out. Hi, Larry. Tita Love, ang ganda po ni Miss Baguio. Nako, salamat naman at napansin niyo ang Miss Baguio. I mean, syempre, feeling ko na push ko rin naman yung idea. But it's really nice na at least kayo mismo naka-notice nun. Ayan. Aldrin, nandito rin. Si Bingsology, hi. Tita, watching from Cebu. Bakit kaya walang MUPH Cebu City? Nagpatis kasi yung origin sa IG nila, tapos wala pala. Hi, London! From Bantayan Islands. Okay, so nakaka 4 minutes na tayo. Siguro naman pwede na akong chumika kung ano nangyari. Pasensya na, mamaya babasahin ko lahat yan. Babasahin ko lahat yan kasi nag-notes ako para naman legit to. Kasi, guys naman, siguro nasa same page naman tayo lahat, no? Although, alam ko na may bumabatikos dahil kapag nag-push ako niyan, sasabihin, basher ka, tita. Hindi ka naman magsasabi na ang production ay pangit just for the sake of saying it's pangit. Siyempre, magbigay ka ng rason kung bakit hindi swak sa'yo yung nangyari sa production kanina. Kasi, honestly, just like you, I mean, I'm browsing through some of your messages, hindi ko lang masyado mabasa talaga. It was a missed opportunity for
an edition na talagang hinype natin as Bardagulan. So, sige, punta tayo dyan ngayon. Nag-notes ako para sa inyo because why not? Hi, Friedrich Diamond! Kamusta ka dyan? Tita, parang ang daming, parang debut or class project vibes yung press con ng MUPA. Siyaan mo, chika tayo about that. Hi, JF Telarma! Naku, nasa Hong Kong. Siyempre, may ano pa, di ba? May ballpen pa. Hello, hello, Hong Kong. No question, Tita L. Just for iced coffee. Ooh, maraming salamat. Happy Sunday. AC, Tita! Maayong gab eh. Grabe, mahaba-habang discussion tonight. I know, it's your first, third super chat mo doon ngayon. Hi, Unimar, kamusta? Maayong gab eh. Ayan. Ay, sabi pala ni AC, sorry. Tita, now lang ako bumalik sa pageantry ganaps, na high blood pa ako sa MC kanina. Well, in fairness, hindi lang naman ikaw yan. Okay, so sige, magbigay naman tayo ng rason kung bakit ko na-feel na nang hinayang ako sa production kanina because just like you, inantay ko rin siya, guys. I mean, hindi naman kaila sa lahat na isa talaga ako sa mga vocal na critics ng Miss Universe Philippines. But I feel also that in my defense, hindi lang naman puro yan lang naman yung essence ko. Like even Binibining Pilipinas, there are years na may mga nasasabi rin talaga ako. Kasi kung hindi naman ako magsasalita, sino pang maglalakas ng loob magsalita with a heart? Diba? So ako, bilang pageant fan, inabangan ko rin siya kanina. Hindi ko siya inabangan dahil na tinitrain ako o may mga girls na nandun. Inabangan ko siya kasi excited din ako ba? I mean, gusto ko rin naman makita kung anong klaseng production ang ibibigay nila sa atin. Unang-una, ang bougie ng venue nila, Hilton, pakak na pakak. Lahat ng materials na hinain nila sa atin this year, kasi ang dami nilang pera. Parang syempre, nag-expect din naman ako. Kasi, di ba, kahit na medyo hina-hype na talaga natin yung edition na to, meron talaga at nagsasabi, may jaded na talaga na nagsasabi na, ayokong balahurain nila yung production. Although medyo nag-soften naman ako because naintindihan ko naman na, ay sorry guys, inayos ko lang. Nag-soften naman ako kasi kaya ko naman magbigay where credit is due talaga. So, kung naka-rake in sila ng maraming funds, nag-partner sila with like bougie establishments, katulad ng Hilton, of course, nag-expect naman ako ng maayos-ayos na production. Of course, nag-expect naman ako ng ka-level ng ating mga kapitbahay sa Taytay, di ba? Akala ko naman, makikipagsabayan na tayo at sabihin natin, oh my gosh, etong gawain powerhouse. But I was wrong. Ayan, so definitely, this event took place at the Hilton Hotel. Super bougie, super pangmayaman. Address ko lang muna to. Unang-una, sa mga nagtatanong, sa mga curious at sa mga nagpo-push, eto kasi ang sitwasyon dyan. So last week, alam ko, nagkaroon sila ng parang contract signing with their new production partner. And in that event, nagkaroon din sila ng parang a little speech here and there, Q&A here and there, and then the comms director mentioned that they will open up Miss Universe Philippines for accreditation for vloggers that they might have had some differences in the past. So last week pa lang, guys, nakakakuha na kami ng maraming links sa Titas of Pageantry. Bakit, Tita, may chika, di ka pa rin invite? Eto na nga, Calvin, chika ko pa nga sa'yo. So, nag-open up sila. Sabi nila, open up na nila sa mga vloggers yan. Kasi before, naalala nyo, after nung nangyari kay Rabia, na tinanong siya ng critical beauty, tapos nag-breakdown si Rabia, tapos parang hindi nila na-filter yung mga vloggers na may access dito sa mga girls, kaya sila naghigpit noon. Remember, nung parang na-bait nila si Rabia into answering a political question na parang really polarized everyone? So, nahirapan si Rabia noon because she was getting like a lot of flack for her answer. And then,
That's why Miss Universe Philippines nung time na yon, medyo nag-decide sila to close it off. So for the longest time, hindi rin naman ako guys talaga nagpupunta doon because yung very first edition nila, they invited me to observe. So nag-observe ako, and for those of you who are new, I think 1,344 kayo na nandito. Nung una akong pumunta doon, nung 2020, tama ba? 2020 ba? O, 2020. Nabastos kasi ako doon. Harapan ako nabastos, and then, kung normal kang tao, guys, uulit ka pa ba? You get what I mean? So, I think a lot of you are really pushing for tita, magpa-accredit ka. I don't think now is the right time for us na magpa-accredit because we have been covering Miss Universe Philippines ng kusa. We don't have to be there. We give credit where credit is due. We give like exposure to the girls, even the girls na hindi nga masyadong sikat, wala nga masyadong pangalan. Kita nyo naman sa mga interviews ko. I just had an interview yesterday na pinublish ko this morning. I mean, of course, I knew it wasn't going to rake in a lot of views, but nagkukusa naman kami. I mean, we're part of the fun. Kita nyo tayo, naglilitanya tayo ng 10 days, 12 days, dire-diretso. So, sa rason namin, wala na akong nakikitang rason, guys, na pupunta pa kami doon, makikigulo pa kami. Unang-una, buntis si Tita B. So, kung hindi ako pwede, definitely, hindi ko pwedeng ipasa yung events na yan kay Tita B. Ako mismo, wait lang sandali. Rib! Uni? So, ako mismo, guys, just to give you an update, mas hirap akong bumiyahe this year. I really thought na pag 2024, medyo mapupush ko na yung sarili ko. But I really find na mas hirap ako ngayon. Mas struggle sa akin nung umaalis. At mas gusto ko sa bahay na lang talaga ako nagtatrabaho. And mas gusto ko dito na lang talaga yung mga interactions ko. So, hindi ko maintindihan. Bakit may mga nagpo-push na nega mo lang sa Miss Universe Philippines kasi hindi ka invited? Guys, invited man ako o hindi, hindi naman aayos yung production na yan. Ganyan pa rin kagulo yung production na yan. So, in fairness, nung inopen up nila yan, may lumapit sa amin na taga-loob ng Miss Universe Philippines urging us na magpa-accredit. Nag-decline ako, guys. Nag-decline na rin kami because wala na rin point. Ang hirap din puntahan ng mga events nila. Mahirapan din ako doon. So, this afternoon or yesterday, we received a text message. It gave us the schedule, it gave us all the information na kailangan kung gusto namin mag-cover ng event. Pero wala naman din kasing recipient name. I mean, wala rin sender's name, hindi na namin kilala. So, gets nyo guys, ayaw na namin makigulo talaga sa ganyan. So, kayong mag-alala kasi it's not about us nagnenega kasi hindi kami imbitado, ayaw na namin pumunta. Okay lang yon. So, yun nga kanina, nanood din naman ako, tumingin-tingin din ako because ang akala ko magiging format nila is mag-i-introduce yung girls sa sarili nilang voice and then akala ko may slight Q&A. Hindi ko naman akalain na may gold carpet sila, which is okay kasi nakita naman natin yan sa Miss Earth, may blue carpet sila. Nakita naman natin yun sa Miss Grand International. So doon, pwede pa sana nating patawarin ng slight kasi akala natin parang ano lang saling ket-ket na part ng event. Hanggang sa nakakahalata na ako na parang dami na. Okay, so I have a few reasons here. Nakakaloka. May mga rason ako dito kasi nga unang-una late sila. Ang in-advertise nila na oras, 2 p.m. Na-push siya ng na-push hanggang 3, hanggang sa almost mga 4 na yata rin siya nag-start. So, this one, ako gets ko. Pilipino ako eh, Pilipino time. But I've also been entertaining DMs from folks internationally. Siyempre, bad trip sila kasi iba na yung thinking nila. Dapat nagsistart ka na sa oras na tama eh. Pero sobrang na-push talaga nila ng gusto. The show itself was almost 4 hours long. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkuha ng atensyon ang gagawin nila. It was not even a pageant. It was like a press presentation. And I felt that this
took on like a life of its own because they were too ambitious in pushing for these mini events to happen there. So pati yung mga lalaki kinoronahan doon, yung mga babae na wala namang kinalaman sa Miss Universe Philippines, gets nyo? Parang feeling ko in-next deal nila ng husto para ma-jump pack nila lahat ng events doon sa yun nga sa appointment ceremony, thank you very much. Sino yung nag-push doon? And then, yun nga, nagmukha siyang gabi ng parangal. And then, lahat sila, syempre na nandun, either sobrang proud sila sa accomplishments nila at 500,000 a pop for a franchise. I mean, sinong hindi magse-celebrate noon? Sana kasama naman tayo sa celebration. Guys, nagagets ko. Pag nandun kayo sa mga venue na ganyan, mukha talaga siyang flashy. Ang ganda talaga niya tingnan. Nagkakatalo lang sa rehistro ng camera. And speaking of camera, it's just so disappointing because they made such a hoopla in announcing their new production partner. Tapos yun lang yung pwede nilang ibigay sa atin. Eh, mas astig pa yung palive ni Pageantology Edge Tenoria. Mas astig pa yung palive ng Missology. O kaya naman palive ng Pageant Talk, Pageant Trend. O kaya naman ako minsan kapag tinotopak ako magpa-live, yung aking kalunos-lunos na Vivo na telepono, eh ang linaw-linaw pa rin. You get my point? So parang sayang naman yung mga pinirmahan ninyong kontrata kung ganun pa rin yung itsura ng production. Na gusto ko sana ilagay yung thumb ko doon sa mismong lens para punas-punasan kasi ganun talaga siya ka-blurry din yung rehistro. And yung mga sinabi ko dito, missed opportunity siya sa akin. Sabi nila, gold carpet. Ang kita mo lang yung torso. Hindi mo makita yung damit nila. Hindi mo makita lahat-lahat. So, sobrang wobbly nung camera at 4 hours long. Wobbly yung camera, hindi ka kaya magkandasuka na nun, hindi ka kaya sakitan ng ulo nun, and they kept on like cutting and flashing it to the logo of the production company. I don't know if it was pangtapal kung nagkakamali sila, but they kept on flashing it and sakit talaga niya sa ulo, guys. Hindi ko alam kung wala ba sa kanila na may team dun, kasi siguro kahit ako nandun, nagtetelepono pa rin naman siguro ako eh. Sayang lang kasi in-over promise na naman nila kasi nag-expect tayo ng maganda-gandang production ngayon because ang kalidad ng mga girls na lalaban nila ngayon. Hindi rin nagsisink yung sinasabi ng dalawa. Hindi ko maintindihan sino yung dalawang host. Pasensya na lang ah. Yung dalawang host, wala silang chemistry. Wala silang alam sa sinasabi nila. Hindi nila ma-pronounce ng gusto yung mga names ng girls. Hindi rin nila ma-pronounce ng gusto yung mga cities, yung mga provinces. Ang weird ng interaction nila. Parang sobrang bare minimum lang yung ginawa ng dalawang guys na to. They were dancing, they were crooning on something. I don't know if may background music sila doon that they were trying to mute or something. But it was just so low budget looking for me. And the whole screen looked so yellow. Para silang may jaundice lahat. Sayang lang, lalo na marami sa kanila, naka Mountain Dew colors, naka chartreuse, naka lime, naka green. So, 'di ba? Sayang lang kasi wala sila rin masyadong interaction with the girls. So, sabi ko nga inaabangan natin ang inaabangan si Alexi na parang ang hirap-hirap hulihin, ang hirap-hirap abutin. Doon na nagkita tayo kay Alexi, parang lumubog tuloy si Alexi kasi hindi rin masyadong na-highlight nung dalawang guys yung inaabangan natin kay Alexi. So, parang hindi rin nila gamay yung puwersa ng mga girls na nasa gitna nila, if that makes sense. So, may sariling mundo yung mga host, pati yung mga cameraman. Guys, may sarili din silang mundo. So, hindi ko alam kung meron ba silang coordination, but by the looks of it, parang hindi naman talaga sila ganun ko-organize kasi may mga followers din kami na nakimiron doon. Tapos may mga media friends, of course, kami na nakimiron doon. Parang umaga pa lang, nung nandun na sila, nag-umpisa pa lang sila sa venue, wala daw silang maupuan, wala daw parang clear na demarcation kung saan yung media umabot na sa punto. Like later in the night, lumabot na sa punto na may mga reports na nagdumarating sa amin na even the APs were already walking out. The VPs didn't have like chairs to sit on.
there were a number of folks talaga na alam kong nag-fly na kasi wala na rin silang maupuan, tapos wala rin talaga silang mapwestuhan. And then, of course, yung isa nagre-reklamo siya, wala man lang ba daw patubig or pa-drinks, eh, hindi na ako masyado makahanas kasi feeling ko, unang-una invited ba rin talaga kayo dyan o nag-open up sila ng media kaya kayo nandyan. Kaya hindi ko rin masyadong magatungan na, ha? Hindi malaki pinainom? Chos, ganon. Maria Magic, hi tita, kuhang-kuha ng NUPH ang inis ko. Hindi ka naman nag-iisa kasi invested din ako tsaka willing naman ako magparaya ng feelings today. Pero para yung jowa na paulit-ulit kang niloloko, nagpapaloko ka naman. Ayan, okay. Yes, okay. So maraming salamat sa'yo. Kasi dami ko sinulat, diba? Para naman resibuhan ako pag sabihin, tita basher ko, oo nga, but I'm a basher who's organized, o, diba? Okay, ano pa ba? Parang feeling ko, it was also such a waste of time to give yung mga host nila ng exposure. Parang bakit hindi na lang kayo mag-invest sa able na host, sa mga professional na host na talaga. I mean, naintindihan ko naman sila. Management company sila, talent agency, siguro it's one of their ways para mahasa yung mga talents nila. But, ewan ko, parang sana binalikan niyo yung mga fans ninyo na talagang nag-angat niyan. And by the way, going back dun pala sa accreditation thing, they made it appear kasi na parang it was their idea to open up accreditation. For me, I honestly think that it's BS. Kasi when we supported Michelle D, when Michelle D won, we weren't very warm on the very idea that she won. I mean, she was just in the middle of like this rivalry between Pauline and her. So definitely nung nanalo si Michelle, hindi naman din talaga ganun kaingay yung suporta natin kay Michelle. And it wasn't until she started doing so well in El Salvador na organic tayong sumuporta sa kanya, organic tayong nag-push, organic natin pinaingay ng gusto yung pangalan ni Michelle doon. And I think Miss Universe Philippines was smart enough to recognize that if people rallied for a candidate and they rally wholeheartedly, and this is a rally that isn't coerced, so they kind of thought that, you know, it might be a good idea now to open up Miss Universe Philippines to anyone who wants to cover it as long as they're accredited. So ako, I find it such BS kasi parang ngayon nyo pa in-open up yan, kung kailan nalalaman nyo na these people who really rally for candidates open up their pockets and their wallets to shell out money. Ngayon nyo pa nanote. Sana noon nyo pa ni-recognize yung mga tao yan, di ba? Anyway, ayun, so yun lang. Parang waste of time lang giving them exposure kasi ang daming nakuhang time away from the girls. Nung chika ng chika yung mga host na walang chemistry. Tapos chika pa ng chika yung comms director na kahaba-haba na parang gawa ka na lang kayo na sarili mong event. Cover na lang din natin ulit. Yun. So, medyo may tatak na for me yung production ng Miss Universe Philippines, yung empire. Meron na silang certain feels. So it's dark, it's sad, it's dry. Wala siyang galak, it has no joy, parang walang celebration of Filipina beauty. There is nothing. It's all smoke, it's haze. It's like beams of light. So, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Para siyang it's an attack to the senses. But, yun nga. It really takes away from the girls kasi sobrang bilis ng exposure. Tapos yung camera angles, hindi mo alam kung diretso nostrils nila. So, nakakapanghinayang talaga. Mag-hello muna ako dito sa ating mga masugid na nagbato. Maraming salamat sa inyo, guys. Abisala Asher! I need all your guys' help. It's for an assignment. Were we to have to assess community and I choose our YouTube community? Okay lang ba sa inyo? Sige, push mo lang yan. Basta yung makakagraduate ka ng maayos at makakapagtrabaho ka ng maayos at kapag establish ka na, makakapagpadala ka ng Charlotte Tilbury sa akin ng maayos. So sige, push mo yan. Kung kinakailangan gawin mo kaming social experiment, go for the gold, Asher. Doorbell Bar, hello, happy Sunday evening, Tito.
Rita, warmest regards and hugs from the lightning capital of the world, Orlando, Florida. Naku, hindi ko alam yun. Ano ba napanood? Talaga ba? Makidlat ba talaga? Shit, shocked ako dyan. Ayoko ng kidlat. Pili ko nga doon ako mamatay. Eh, no? Wait lang ah. Antik na ko na to. Sabi ko yung mango bigay mo eh. Pag ito binigay mo sa akin, nguya-nguya pa ako nito eh. Talaga? Okay, sino? Sino ba? Wait lang. Okay. Hi, Japes! Lakas ni Tara, rooting for Natasha, Cyril, and Stacy. Ayan, yaan mo. Pupunta tayo sa mga favorites mamaya. Sino pa ba? Ayun nga, medyo over-ambitious sa akin yung event. Tapos, lakas niya makaperya kanina. Parang nawala yung class kanina. Knowing na nasa Hilton sila, parang nagperya move sila kami na kasi ang ingay ng mga host, nagsisigawan silang dalawa, nagkakantahan sila, hindi mo alam kung graduation ba yung inatendan mo, debut ba nung communications director, auction ba yung pinuntahan mo. So, totoo lang, kung nag-aabang kayo kung ano nangyari dito sa mga girls na yan, initially, 64 yung girls. Pero, yung nasash kanina, 55 lang. So, by the looks of it, mukhang may mga nag-back out talaga. Medyo significant yung nag-back out na yun. Significant yung nag-back out na number. Ayan. So, guys, another thing na gusto ko palang i-mention, I don't know kung ako lang to, ha? Siguro mamaya ko pa mababasa lahat ng mga messages niyo. Pero ang sakit din sa tenga ko na nakakarinig ako ng Miss Universe Philippines Hawaii, Miss Universe Philippines Virginia. Parang puchang yan, ano ba to? Miss USA ba to? Sorry guys, ha? Medyo ano lang ako, siguro sobrang patriotic ko lang or nationalistic ko lang, I don't know what you call it. Pero sakit sa tenga nun, parang nakikita ko yung sash, tapos nakikita ko American cities, American states, parang ayoko, parang mag-ano na lang kayo, Filipino community USA, pero yung i-breakdown nyo pa, para kang nag-isang version ng Miss USA, can you imagine, eh paano kung all 50 states magpadala pala ng representante nila, gets nyo, para tayong, oh my gosh, Josh Eugen, you're the best, Josh Eugen, you're the icon. Hi, Josh! Please say hello to Josh! Ayan. Ang toxic mo, tita. Move on. Gawa ka nalang ng pageant mo. Ayoko, Aaron. Gusto ko dito. Gusto ko yun na to-toxican ka sa akin para ramdam mo hanggang kaduluduluhan ng buto mo kung anong gusto kong sabihin. Gawa ka ng platform mo! Ayan. Pero okay lang yan, Aaron. Ramdamin mo kasi magpapalakas sa'yo ang toxicity ko. Ayan. Next. Bakit ka natatawa? We might have overhyped also this pageant. Ay, bablock ka daw ni Ron. Huwag ganun. Si Aaron nag-ano rin yan. Kasama rin yan sa 119 na nag-like ng video ko. Kasama rin siya sa 2,229 na nakikinig ngayon. So, Aaron, kung toxic talaga ako, sabihan mo yan sa 2,000 na nakikinig sa akin. Ayan. Pero yun lang, masasabi ko, feeling ko na overhype natin tong pageant na to. Feeling ko may mga sentimental favorites tayo. And then, of course, girls that we have come to know and learn about over the years. But in reality, it seems that lima lang talaga yung solid doon. Maybe if you want to extend it a little more, gawin nating 10. Parang yun lang din talaga yung mga pwedeng maglalaban doon. And then the rest were made worthy contenders because of hair, makeup, and the magic of Photoshop. So, yun na lang ang masasabi ko. Now, let's move on to some performers who I think did really, really well in this competition. I picked 10 for you, but I'm thinking of expounding this even more, siguro by, I don't know, the rest of the week? Pag sinipag ako, medyo busy ako ngayon. Pero, sige, titingnan ko. Sa mga nagtatanong kung pwede kong interviewin si ganito, si ganyan, guys, walang problema sa akin interviewin.
pero sila na lang siguro yung mga labit sa akin kasi hindi ko na rin alam yung rules ngayon kung hanggang saan sila pwedeng payagan. Of course, the others that I got to interview, I was invited or they were the ones who initiated the interview. So, kung sa akin guys, pasensya na. I may be your Tita Lavinia in pageantry but I'm also one of the most tamad pagdating sa mga kalabitan na ganyan. So, if you want these candidates to be interviewed by me, I am open to interviewing them. Just please let them know or like get in touch with us lang. Kasi, syempre, ang ayaw na namin sa Titas of Pageantry, guys, yung parang na kami nanlilimos. Diba? So, kung gusto nyo, kayo na lang maglapit sa amin. Ayan. Okay. So, guys, ito yung listahan ko. Hindi pa naman to masyadong solid na listahan. Kikilatisin ko pa yan, babalikan ko pa yan pag meron na ako mga HD photos or may mga talagang HD footage na ako na pwedeng makita. But these were the ones who I think did so well. I might miss some names, pasensya na, but walang personalan. Trabaho lang. Talisay. Josephine Paskey, parang sexy niya, parang alam ko medyo pumayat na siya pero promising, ganda ng mukha. Very Annabelle McDonald yung datingan ng pagka-mistisa niya. Natuwa rin kami kay Miss Leyte. When I say kami, nagsabay kami ni Tita B na nag-usap. Parang ang cute ng styling niya, very coquette. Si Angel Rose, I forgot her last name or I didn't get to write it down, but she had a really cute type of styling. NorCal, of course, si Kayla. Tama ba? Kayla Carter, manok ni Ron yun, nagagandahan si Ron. I agree. Ang ganda ni Kayla Carter, I just wasn't too keen on her dress. Her dress alone, I love the dress. It's a corseted dress. Kaso, parang medyo nilamon lang si Kayla nung damit niya. Parang sobrang solid lang ng dress. I really would have wanted sana na parang a little more skin or like a little more, not naman like skimpy na skin, like a little more lang. Kasi parang feeling ko ang bulky masyado ng ang bulky masyado ng bottom part ng dress para sa kanya. Ayan. Oh yes, oh my god, Nevras, I agree with you. Na-stress ako sa background song, hindi ko maintindihan, was that a chant? I mean, I think they had like different languages or dialects in that song, but napaka-annoying na niya bandang huli, parang gusto mo ng Vincent Van Gogh yung tenga mo. Hi, Reneth Jacobson! Hello! Silent viewer no more! Watching from Denmark. Naku, halika dito. Nakipag-chika-chika tayo. Kung ano nangyayari dyan. Ayan. Okay, so, yun nga, si Norca, ang ganda ng mukha. Very Maureen Montaigne. I know that there are some mean folks who managed to snag Kayla's photos from before. And they were photos na hindi pa masyadong ayos na ayos yung fez lock ni Kayla. Of course, bata pa siya din doon. Siguro hindi pa naman siya ganun ka-well connected, lalo na sa TV industry and the people who could make you like super duper beautiful. So, medyo sad lang kasi nako-compare ngayon, umiikot yung mga before photos niya. But I feel like yung the now is what matters. She looks really beautiful. And yun nga lang, siguro mas umangat siya had she worn like a lighter color lang. The sash, John Darryl, I agree. Sobrang laki. Parang kulang pa sa haba ng sinabi niyo dyan. But, you know, nitpicky na lang yan. And then, I also have Cyril Payumo from Pampanga. Nang hinayang lang ako kasi feeling ko Cyril put in a lot of effort to her look and softened her look. But I don't know, parang hindi masyadong nag-resonate sa akin. Siguro kasi medyo nasabotage din siya ng production team. Parang nakakat palagi sa segment niya. And then dun sa second segment na meron konting bio, nawala naman ng audio. So parang dehado for me yung nangyari kay Cyril. But the styling and everything, I actually like the Barbie everything. Kaso lang, I know that she switched her hair pabalik ng itim. So parang nawala yung glow niya ng very slight. So they might want to overthink
na yun nga. I agree with you. JJ, the import girls are I hope they'll give it all in the future. Medyo disappointed din ako dun because I was also looking at some of the girls na parang ang lakas ng dating from the Filipino community. Tapos pagdating nila dito sa stage, para silang naging wallflower or naging participant or parang hindi nagmatch yung hype para sa akin. Ayan. Next to Cyril, yun nga, sabi ko kay Cyril, siguro they might want to like sit down and then check kung yun ba yung mga magagandang colors for her. Parang hindi siya masyadong nag-glow dun. But I think it might have something to do with not getting yung maximum exposure na nararapat dapat para sa kanya. I want to talk to you about Alexi Brooks. Now, I added Alexi Brooks to my list because she is still one of the most anticipated candidates in this competition. But she is in the middle of my list kasi parang feeling ko, inaantay siya ng inaantay. Tapos medyo anticlimactic yung paglabas niya. Now, don't get me wrong. She wore a cherry verrick. And I know this dress because we pulled this dress out for a photo shoot. Isa siya sa mga pinagpilian namin. It was one of the dress ensembles na gustong-gusto ko rin talaga. So when I saw na sinuot niya yun, of course, inantay ko kung anong klase ng rehistro yung katawan niya. Ang ganda kasi kitang-kita mo yung abs niya, nagmumura. Pero yung personality ni Alexi, yun nang medyo lumubog sa akin. Hindi ko siya masyadong naramdaman. Hindi ko alam kung dahil hindi siya rin umeffort makipagharutan dun sa host or hindi ako masyadong naangasan dun sa presentation niya, but Alexi being, you know, existing as Alexi, made it to my list, but I think that they have to like even work some more para hindi masyadong yun lang yung pwede niyang i-offer, yung androgyny niya o kaya naman yung alluring masculinity niya for this pageant. So, I agree, JM. Parang naging contestant lang si Alexi ngayon. So, sayang lang. Marco, hindi... Okay, so weird kasi itong sino ang winner mo agad-agad. Kahit na mag-isip tayo ngayon, medyo klaro na eh kung sino yung posibleng pumasok dyan, sino yung mga lumalaban dyan. Yun nangyari kanina, klaro na eh. Medyo gets na natin eh. Pero meron pang medyo umangat dyan at hindi natin agad-agad masabing sinong winner mo because this organization is not shy in giving the title to someone totally obscure. So, hindi takot itong organization na to na pumili ng kandidata na outside the box. Naglalag ba? Wait lang ha. Wala. Okay. And then, after Alexi, I'm going to, paakyat na ako ng paakyat, si Chris Hanson. Ilalagay ko sa listahan ko. So, si Chris Hanson for me, okay yung styling niya, kaso on the mature side lang talaga. So, alam naman natin na out of all the girls, isa siya sa mga medyo advanced na rin sa age. So, yun nga, yung styling niya sana medyo mas punky lang, mas youthful lang din, ayan. Although I like the dress on its own, but it's like super classy, parang nagmamadam classy na tayo. But the face is there, like face card pa rin talaga si Chris Hanson for me. So I think she's in a really safe place. I wouldn't say na sobrang lakas ni Chris Hanson ngayon, but I think she's in a really safe place. Wait, naglalag ako? Naglalag talaga? Ha? Hindi ba? Lag daw! Anong gagawin ko? Naglalag daw. Oo. Ay, hindi. Sabi ni Ben Gray, hindi daw. Okay. Mananahimik mo na ako. Wait lang. Okay, wait. Natambakan ako, guys. Saglit lang. Maraming naka-open sa'yo siguro. So... Ha? Maraming naka-open sa akin. Walang naka-open sa akin. Wait lang. Guys, wait lang ha. Babalikan ko kayo. Promise, di ako mawawala. Wait lang. Ayan, naglalag pa rin. Chos, bumati muna tayo. Hi, Chamarasigan. Kamusta ka dyan? Nagpalit ba si Stacy ng dress?
Parang hindi. Pero posible, kasi posible na kung sino yung dumating doon, posibleng nagpalit sila. Kasi alam ko, even si Alexi, nagpalit din siya. She was in a suit before, and then parang naka-cocktail dress na siya right after. Hi, JUP! Kamusta ka siya? Maraming salamat. Of course, the beloved Savage! I'm excited for Zambales, pero I just saw yung mga appointed queens, but ganun yung crowns, parang kabayo design. Naloka ko ng slight! I'm excited for Supra. Ayan. Thank you, the beloved Savage. Ayan. Nasaan na ba ako? Ayun nga. So, si Chris Hanson, feeling ko hindi siya yung pinakamalakas ngayon, pero solid pa rin yung position niya for me. Next is VVV. Sa totoo lang, hindi ko naramdaman si VVV, but that's not VVV's fault. I felt that dinaanan lang siya sa camera. So, parang hindi mo... Yes, wala naman talagang pardagulan pala. Parang hindi mo masyadong na-feel yung presence niya kasi parang saglit lang talaga siya na nandoon. She was in a red dress. Hindi lang ako masyadong keen sa naging makeup niya. Parang sa ibang rehistro. And again, I think I blame the lighting and everything. Yung contour niya nagmukhang gray. So, nagmukha silang nasa Tim Burton na film. So, medyo sad lang. But, you know, VVV is in my list just because, of course, she is VVV. Moving on, and my fourth spot goes to Stacy. I really, really love the presentation look. It reminded me of M. Rata. It reminded me of Hailey Bieber. It reminded me of Kendall Jenner. My only issue is that I felt the dress was a little too big for her. And I love the top part because it looked like, you know, something that would work for the magazines or a Hollywood event or a fashion event. And I like when girls really push for something like that, you know, very Angelique Manto na nagpapakita sa atin ng ibang facet ng, what do you call that? Ng ibang facet ng fashion and pageantry. So, I like the very idea. So, totoo lang, sana bulungan natin ng Tiffany's. Nabigyan sana siya ng Tiffany bone cuff para makumpleto yung look niya. O kaya punta sana tayo bumulong sa Bulgari para bigyan sana siya ng option na mag-porcelas ng maraming serpenti. Feeling ko bagay na bagay. Pero yun nga, nang hinayang ako kasi yung bottom part niya, which is supposed to like drape her in such a way na para siyang Greek statue, hindi na-achieve kasi parang ang heavy nung fabric dun sa baba and then parang alangan na mahaba kasi although ang haba niya na tingnan na, you know, ina-achieve nila ngayon, ramdam mo yung pagka-clunky ng shoes niya underneath. So, kung ganun din lang, siguro sa team ni Stacy, medyo mahirap magbigay ng advice because these are seasoned pageant folks and seasoned fashion folks and seasoned magazine folks. I know na sobrang powerful yung styling team ni Stacy, pero if she's on the petite side, mahaba ang legs niya. Hindi naman maiikli yung bias niya, lalo na sa legs. Normal na heels nyo na nakakaganda na lang lalo ng legs. Kasi ang bigat talaga ng platforms and napaka-unnatural na niya tingnan. I know, you know, some candidates would think that they're hiding like their clunky platforms while giving them extra height if they wear something straight, if they wear a dress na parang column. But the thing is, of course, habang naglalakad ka, habang may strides ka, nakikita talaga siya ng husto. So, siguro medyo hinay-hinay tayo sa shoe choices. Ayan! JUP, maraming salamat ulit. Ayan, pag-uusapan natin yan. Hindi ko muna i-mention sa'yo. Okay. And then, my number 3 spot, I will give this to Tara Valencia of Baguio. I am super proud and I am pleasantly surprised dun sa naging performance niya. First of all, I have not met Tara in person. So kung ano yung kinikwento ko sa inyo is kung ano lang ang observation ko sa kanya kapag nagkikita kami virtually. So palagi ko siyang binabate, nagagandahan ako sa mukha niya. In fact, nakocompare ko siya palagi sa mga pusa kong girls na parang ang delicate, ang Filipino. You know, she's very sweet. She does remind me a lot of Rabia. She's very vulnerable, but you know, fight din siya. And I think that the bag
have you people understand the balance that we're looking for pagdating sa pageant looks at pagdating sa fashion look. So, Tara was in a white cocktail dress. It was made by Gladie Echeverry. Hello, Gladie! Kamusta ka dyan? And I like the idea that they had like an attached jewelry that said Baguio. Cute lang. So, ilalagay ko si Tara dyan because the face na pag-uusapan natin, it's a mix of, what do you call this? It's a mix of Ashley Carino from Puerto Rico, a friendlier Nadia Ferreira. Some people are saying aura. I totally get it. I mean, beautiful aura, aura. Who else? Sino pa ba? Sino pa ba? Kanino pa ba siya naku-compare? Of course, kay Stacy, but she is 5'9". Very promising. May 22 daw ang magiging coronation night. So, between now and May, definitely mag-aayos pa yung physique niya. It's not the weight, but yung toning ng body niya. I think they're in talks na with like her fitness regimen and things like that. So, yes, very promising. I'm super happy. Ang fresh niyang tingnan. Nakasmile siya ng gusto. Sana nabigyan talaga sila ng chance magsalita kanina para nagkasukatan na tayo. And then, my number two spot, I'm giving this to, oh my God, yung milya-milyang legs na kasing haba ng Commonwealth. Christy McGarry, she was really in command kanina. Give ko talaga yung pagka-veteran talaga niya. Ramdam na ramdam ko talaga yung lakas din niya kanina. And of course, Mark Bumgarner's supremacy, alagang-alaga. Excited tayo sa mga naaalagaan. Alam natin na may perang umiikot dyan. So, natutuwa din naman ako na nakakakita tayo ng fashion, couture. Ayan, so tuwan-tuwa rin talaga ako. And give ko naman talaga sa kanya, as in super igigive ko. Kasi just like you, before interviewing her, definitely na-feel ko na mag-work ba tong rebranding sa kanya. Like, syempre tayong lahat baby doll ang tingin sa kanya, porcelain doll ang tingin sa kanya. I know she wants to be a little edgier this time. I know she wants to be a little sexier. And they were able to achieve that today. And she was really going for the kill. Like, even the eyes look and think murder ang ginawa ng isang Atisa Manalo kanina. At talagang feeling ko gustong-gusto niya talagang manalo kanina. So I hope you're happy with the list. Having said this, I still want to mention some of the girls na feeling ko aari ba din naman. Maybe not this year, but in the years to follow. Miss Albay is like 6 feet tall. She's like unpolished pa, but can you imagine if she gets herself trained, she gets herself prepared, I think she's gonna look super okay at Miss Earth. Kabanatuan for me is also like a cutie, pero I need to see more of her. Sino pa bang mga napansin ko kanina? So may mga napansin pa naman ako, pero ay, Occidental Mindoro. Kamigin, Jeffrey Kamigin is Rethi Rosa. Isa siya sa mga gustong-gusto ko na girls sa Miss Manila. So, familiar din talaga ako sa kanya. Ayan. Okay, so medyo haba ng recap ko. Palagay ko pwede na ako magbasa ngayon. I'm all yours. Pero mag-hello muna tayo sa mga nagbato. Maraming salamat sa inyo. Una sa lahat, sino ba? Okay. Hi, Ron Sant. Ron Sant, nasan ka na? Bumalik ka na ba? Kamusta? Good day, tita. Finally back from Bangkok, SG, and Myanmar. Ay, award. Nag-backpack pala itong si Ron Sant. Sashing na ba? Oh, yes, kanina. My top three bets are Christy McGarry, Atisa, and Kayla Carter. Ang dark horse ay si Lorraine Ojimba. Guys, gustong-gusto ko si Lorraine Ojimba. Gusto ko siyang ibangga kay Alexi. Gusto ko siyang ibangga sa isa ko pang
inaantay na sumali na si Chelsea Manalo na nag-represent ng Bulacan. Lorraine Ojimba, ang haba ng legs, marami sa kanilang masyongkad at mahabang legs. This gets me super excited as well. Pero yun nga, medyo may problema tayo sa saturation ng makeup ni Lorraine Ojimba. So sa mga nakikinig at medyo paglaruan nyo lang ng konti kasi parang ilang beses ko nang nakikita yung rehistro ni Lorraine sa ganong klase ng like dark setup na medyo washed out lang yung kanyang makeup. So, konting ano lang, konting tweak lang. Hi, Jolan Hernandez! Thank you so much! Poor lighting for TV limits my reactions. Not doing justice to contestants. While many excel in the face department, true competition lies in personality, runway presence, and especially intelligence. May mga nahagip ako na comments kanina. Of course, revelation sa atin si Kayla Carter, but I've also been reading a lot of comments here and lumalabas din na they really want to also push Kayla to focus on Pasarela. Medyo mahina yata talaga siya doon. Yan. Okay. Sino ba? Oh, hello, Roderick Toledo. How are you? Hi, Holy Jason. Magandang gabi. The best for me were Quezon, Baguio, Bacoor, North California, Cainta, and Pampanga. Who surprised you, Tita? Australia, Bohol, Albay, Canaga for me. Taguig and Cebu were a bit lackluster. Ayan. Who surprised me? I think I was surprised talaga with Baguio. I mean, I knew of her beauty. Nakakausap ko siya. Nakikita ko yung photos niya. Pero may pag-hold back sa akin kasi hindi ko pa talaga siya nakikita in motion. Hindi ko alam kung shy type ba to or palaban ba to. And natuwa ako kasi hindi lang pala siya hype. So, titingnan ko ngayon kung yung mga training session namin sa Q&A mag-translate at mabigyan ko siya ng more confidence para siya mismo makadeliver. And I don't wanna like give away too much because I don't want to be like super duper associated with Miss Baguio. I don't want to I don't want to like jeopardize her chances in the competition, if this makes sense. But I really want her to excel. I think that as a teacher, because I was a former teacher, ganda ng naging improvement niya from week one. Week three na kami, no? Not week three. I mean, nakaka third session na kami at natutuwa ako dun sa very idea na may improvement siya. So, bilang teacher, nakakatuwa yun. Thank you, guys. Ang dami nyo. Maraming salamat. Bobby Blas, I have new kittens. Oh my gosh! Gusto ko ipakita sa iyo si Chantal. I have Chantal. Yan yung pinakabago kong kitten. Wait lang. Good morning, Bobby. I made your live this week. Thank you so much. I've been watching the replay. Ay! I'm so glad. MUPH is exciting this year. We just need the production value and we're all set. In fairness naman, I agree with you, Bobby. Although I'm gonna go out there and say this is one of the worst like press presentation, sashing presentation that I've seen, but I'm not losing hope. I mean, I really hope na itong mga criticisms natin, whether they take it negatively or constructively, sana umabot sa kanila para talagang mapukpok sila at ma-challenge talaga sila na bigyan tayo ng magandang production, bigyan yung mga girls ng magandang production, at i-cement ng Miss Universe Philippines yung status nila. Kasi, I mean, let's face it, kahit banggain nila ang binibining Pilipinas at mahalin natin ng husto ang binibining Pilipinas, yung pinakamataas na titulo wala sa binibining Pilipinas, nasa Miss Universe Philippines. So, para doon na lang, bigyan sana nila talaga ng production na nararapat para doon sa pinakamataas na titulo sa pageantry. Yun lang naman din for me. Ayan. Sino pa ba? Nako, Bobby, si Bowie tsaka si Gizmo, siguro malapit-lapit ng mag-aanak din yan. OMG ka, Josh Yugen! Anong ba? Tigilan mo ako! Josh Yugen, you're the best! Thank you so much!
gosh. Hi, tita. Napadaan lang. I just wanted to take a moment to thank you for all your hard work. Authenticity and creativity. You are truly an icon. Grabe naman to si Josh. Josh naman, kumukulot na nga yung buhok ko. Namumuti na nga, oh. In the fashion industry, I also have my top 3 favorites na. Diba nga, Josh? Medyo madali nang gamayin ngayon, eh. Nagkasukatan na sila, eh. So, sabi ko, missed opportunity because kung inalaw nila yung mga girls na mag self-introduction or like magsabi man lang ng anything interesting or like a fun fact about themselves, mas na-solidify siguro yung mga listahan natin ngayon. Okay, sige, babasahin ko ulit. Medyo marami ako na-miss. Okay, bibilisan ko. Bantayan Island, tita, please. London Villaruel, pasensya na hindi ko masyadong maalala. Wait lang, guys. Yung aking isa sa mga bago kong kittens, meron na siyang pangalan today. Her name is Chantal. Sinong tatay niyan? Naka-fold yung ears. Kanina yan? Sandali lang, pahiram lang. Borrow only, mama. Borrow only. Uy, that baby! That's Chantal. Say hello, everyone. She is almost 3 weeks old. Yes, darling. Di mo naman anak yan. O, shushera ka. Ayan. Ito na yung mga nanay. Oh my God. Ito na yung mga parentals. So, say hello. Ayan. Hi, Chantal. Diba? Cute. Alright. Oh, bye-bye, darling. Okay. So, ay, o nga pala. Speaking of haircut, o nga, sana medyo mag-grow ni Alexi yung hair niya ng konti. At si Atisa kanina, sobrang gigil ako na gupitin yung dito ni Atisa. Parang hime cut. Tama ba? Tama ba yung pronunciation ko? Di ba yung parang very anime? Inaantay ko na maging ganun yung haircut niya kanina. Anyway, I remember, Otan. Tita, Tara reminds me of Jacqueline Poole of ANTM Cycle 16, Michael Cinco Landfill Shoot. Mukha rin siyang Latina. Ay, actually, no? Pwede, pwede. Hi, Toffee! Tita, long time no see. Tagal kong di naka-live. Puro team replay. Ang importante, nag-re-replay ka pa rin. Thank you. Ang haba naman pala ng eksena ng MUPH, 4 months kaloka. Atisa, Stacy, Christy, Tara, and North Cal. So, napapaulit-ulit. Medyo consistent. Sige, obserbahan ko. Sino pa yung mga nag-stand out sa inyo? Sabi ni iHeart Pinoy Channel, Tita, my goal this year is to watch MUPH live and I am ready to really spend. Okay, go for it. I have years like that and I have years, in case you're wondering, because I'm also getting a lot of DMs. I don't want to go out this year. I don't want to watch concerts. I don't want to watch shows. Ay, kung ako lang masusunod, ayoko talaga. So, magtatanong kayo, Tita, hindi ka invited dyan sa Miss Universe Philippines. So, Tita, may ticket ka ba? Ganyan, ganyan. Kung ako lang masusunod, ayoko sana. Although, alam ko naman na pag malapit na ang Miss Universe, parang biglaan na lang, nandun na lang ako. Pero kung ako talaga, labag sa kalooban ko, gusto ko sa bahay na lang. Mabilis ang internet. Ayan. Okay. Tita, sino yung mga nag-back out? It's official, if official candidate si CJ Opiasa, pasok ba sa kanya yung styling niya? Winter Peña, na-feel ko yung styling ni CJ kanina, parang medyo ang laki ng gown niya kasi yung cups ng suot-suot niya, parang hindi lumalapat dun sa mismong damit niya. At ang chichi na nasagap ko, since nakuha nila yung Miss Aura na franchise, yung mga nag-attend doon, yung mga taga-loob-loob doon, nag-expect pala talaga sila na si CJ yung makakakuha ng title na yun. Ayan. Chismis. Ako rin, nag-expect ako kasi kung kinuha na nila yun, sana si CJ na lang talaga yung pinag-Miss Aura nila. Parang feeling ko aura din talaga siya doon. Medyo masama yung loob ko ng very slight kay Chantal Schmidt. Kasi alam niyo naman si Chantal, isa yan sa mga pinaka-paborito ko. Tapos wala, na-relegate lang siya doon sa Miss Eco. Tapos parang di ko naman alam kung anong pinaglalaban talaga ng Miss Eco. Uy, sino to? Hello! Hi, Blatantly Adamant! Hi, how are you? I may be older than you. Talaga ba? Baka naman hindi. feeling ko ancient na ako. Shoot! Nasaan ka na? Binabasa lang kita. Okay, tawagin pa rin kita ang tita kasi gusto mo yan. Pa-shout out. Well, hello there. Ayan.
unboxing na pa ba? Wait lang ha. Josh, come on! Huwag ka nang mag-super chat ganyan. Chika mo na, sino yung three favorites mo? The fourth floor, hello! Silent viewer no more. Oo nga, bago to fourth floor. Tita, dibs kay Chantal. Hope the kittens grow up healthy. Alam nyo, namataya na ako ng dalawa. So, 9 kasi yung new kittens ko. Spread out naman sa tatlong mothers na medyo nagsabay-sabay. Huwag nyo na kaming kausapin ng birth control. Ginusto namin to. If that makes sense. Ginusto namin to. So, pinapagod namin ni Ron yung sarili namin. Pero yun nga, namatayan na rin ako ng dalawa. So, ngayon ko pinakita sa inyo kasi medyo mukhang magsusurvive naman siya. Mukhang malaki-laki naman yung katawan niya. Okay, moving on. Tita, kanina yung favorite mong outfit? Marco Paulo Mendoza. Intrigued ako sa outfit ni Ate Isak. So parang mind blown ako na naghubadera siya doon. Babalikan ko yan eh, kasi yun yung gusto kong topic sa susunod ko na episode. Pwede ba yun? So kikilatisin ko pa. Gusto ko pa ng HD photos para kilatisin yung outfit. Oy, meron isa doon. I forgot kung sino siya. Siya yung parang nagma-fay you noon na MMing Versace. Pero corseted na crisscross. Sino yun? Dito yung Miss PH crowns, parang laruan. Feeling ko hinulma nila dun sa mga jewelmer na crowns, pero parang fail. Ayan. Hi, Johannes Reyes! Good morning from NYC, my Magic 3, si Kayla, Christy, and Atisa. By the way, ang tsaka ng stage nila as usual. Oh, grabe, si Johannes nga, di ba? Ang tsaka, at least ako, nagbigay pa ako ng maraming rason. Pero ako ang basher, hindi si Johannes. Sabi ni Reynaldo, tita, bakit nag-violate si Brooks? Stacy, plakado, gulatan sa appointment. Plakado si Stacy kanina, medyo nalalakihan lang ako sa damit niya. Pero the look and the feel kanina, parang gusto ko magpa-autograph. Gusto kong makita si Justin Bieber kanina. Ganun yung vibe niya sa akin kanina. Parang very New York. New York, LA. Ganun yung mga pinaglalaban niya. Hello, Sarato! Bakit wala pong send-off si Gwen via MWP? Nagulat na lang kami bigla siyang umalis papuntang India. Ako, kami rin naman. Parang ako, nagulat din naman ako knowing na may konting connection ako sa management. Di ko alam. Siguro natamad na rin ng MWP kumilos. Ewan ko. Hello, Elon! Kaloka yung pa-18th debut styling. Debut styling ng ibang girls kanina. Ang daming naka-ribbon. Love from Slovakia. Eh, alam niyo naman, di ba, uso-uso yung coquette ngayon. Pero sa totoo lang, akala ko, 2023 lang yung mga pa-ribbon. Dinala pa rin pala nila ngayon. At mas malaki ngayon. Ayan. Sino ba ba? Hi, Philip Infante! Kamusta ka dyan? Pangkape lang! Thanks sa updates. Nako, Philip, sa totoo lang, kanino ko pa gustong chumika ng chumika. Eh, kaso lang, feeling ko sobrang excited naman kung agad akong chichika. So, gusto ko yan. Medyo na-miss niyo ako ng ilang oras. Salamat! Sino pa? Ay, wait lang. Masyado na yatang puno tong telepono ko. Okay. Guys, hindi na ba ako naglalag? Pasuyo naman pa, check. Oh my gosh, Bobby! Chantal is so cute and she's so fat and she's so big. Ayan. Sino pa ba? Wait lang guys ha. Tita, sinong gusto mong mag-host? Well, di ba buuwi si Arbony dito? Pupunta si Arbony dito. So, kuha naman sila ng ano. Ang feeling ko kasi, nangyayari sa production nila, syempre, binibuild up ni nila yung career ng mga nandun sa agency nila. Good-looking naman din. I mean, may face value naman yung mga guys, pero wala kasi talagang skills. So, lalo na kapag big event na mga ganyan, mas maganda sana yung mga professional na mga host na alam nilang eye candy din. Eh, lahat naman sila may connection naman sa entertainment industry din. So, hindi ko alam kung bakit pinupilit nila yung tinipilit yung mga
hindi naman talaga pangkudaan or pang-hosting talaga, di ba? Tsaka marami silang ano, marami rin silang mga, bakit hindi na lang din si Pauline yung nag-take over doon? Sana may familiarity, sana may interaction with the girls. Ito kasi parang wala talaga silang connection at all. Ano ba to? Ba't ang daming ano? Ang daming buhok na lumilipad. Hi! Zaren John, tama ba? Tita, nagpa-short hair ata si Atisa. Tita, agree? Kitang-kita yung detached sa hair extensions niya. Alam ko medyo short yung hair niya. So, definitely extensions yon. Feeling ko it was really intentional part siya ng whole look na pinoproject nila. Kaya nga sabi ko, sana diniretsyong hime cut na lang nila. Diba? Parang Japanese princess type warrior. Yung may nakahati dito. Ayan. For tita, baka iniiwasan ng MWPH ang media questions. Posible din. Magandang ano yan. Magandang angulo yan. Evil. Anomrak. Grabe. Winner yung mga black beauties kanina, ang lakas ng laban. Ganda-ganda nila kanina. Si Lorraine, si Chelsea, si Matea. Matea Smith, di ba? Yung isa pang girl sa Filipino community. Who else? Of course, Alexi Brooks. Ayan. Midsummer! Kamusta? Hi, Tita! VVV is my sentimental fave. Same kay Pau before. Gusto kong manalo, pero alam ko na parang hindi din maibibigay sa kanya. Well, siguro ilaban niya lang din ang gusto. Ay, thank you, J.Lo. Hindi na daw ako lagging. So, definitely, marami akong naka-open na apps kanina. So, hindi ko na ulitin niya. Hi, Ron! Tita L, for me, hinog na si Atisa for the crown. Second for me is Christy. And third, si Stacy. Love from Cubao, Ibabaw. Mega Firefly, kamusta? Hi, Tita L. Good Sunday evening. Kaloka ka talaga. Kaloka ka talaga, prod ng MUP. Pinakyaw na lahat ng empire, karamihan ng franchise pageants. Laughing stock na naman tayo ng mga taga-taytay. Gets ko naman yung gusto nating mangyari na maging kasing bongga tayo ng production ng taytay. Siyempre, ang taas na nang narating natin sa pageantry, pero walay pa rin ang production natin. But I'd rather have that than super pakak na pageantry tapos walang mga corona. Award! Okay, this I can definitely picture. Sabi ni Jolas Rocha, Tita, I imagine Christy doing the Eliza Malinaw with hair bun and white terno. Yeah. Go for it. Wait lang ah. Ayoko nito, may mga kanin-kanin. Yung drink kay tubig. Yung diretso lala muna. Okay. Ah, kabanatuan yung may crisscross na dress. Ayan, sabi ni El Tocuyo. Hello, Binley! Good PM! Kung ngayon ang finals ng MUPH based sa looks at appeal, sinong fearless forecast winner mo kanina? Siguro kung winner ang usapan kanina, well, yung top two. Either si McGarry o si Atisa manalo kanina. If they want to be like a little on the out of the box side, well, give it to Baguio. Ayan. Sabi ni Kelvin Patrick, Atisa, Baguio, VVV, Taguig, disappointed ako kay Iloilo. Medyo aggressive din yung fans ni Iloilo, no? Kasi right after nun, medyo to nanahimik na yung kala Atisa. So, I don't know, maybe they will get a little humbled this time because I agree with you. I wasn't naman sobrang disappointed, but I did expect more because they were keeping her away from the limelight, I feel. They were also like keeping her very hush-hush and all of the other aspects of her preparations, like secret. Tapos, they just put her in a sparkly dress. Tapos, yun lang pala yun. Mas gusto ko sana ng more aggression sana. Kasi that could have been Alexis coming out party instead of the communication director's coming out party, if that makes sense. Okay. Hi, PYR! Hi, Tita! You are pretty. Thank you. Since MU will be held in Mexico, do you think Talia
Latin superstar will be one of the judges in MUU. I hope so. I mean, that's gonna be super. I don't know. I just feel it's gonna be favorable to the Filipinos. It would be an advantage for the Philippines because she loves the Philippines. Nako, sana nga magdilang anghel ka. Ayan. Christian Lapata, thoughts on Miss Pasig. So I was there nung sashing ceremony siya. And of course, nandun ako, nasabi ko sa inyo, fighting form, ang ganda ng katawan. Pero ngayon na nakikita natin siya sa lahat, hindi ko siya masama sa listahan ko kasi in person, nakakasindak talaga yung pagkatone ng katawan niya. Pero ngayon na naihilera natin siya, si Selena ngayon, parang na masyado ngayon siyang manipisting lang sa stage compared sa iba. So, but the pasarela, I don't know if you noticed it, the pasarela of Selena Antonio Reyes of Pasig, kita mo pa rin yung training ng pageantry na classic eh. Nandun pa rin yung pitik na hinahanap ko sa pag-glide. Pero yung presentation kanina, I wasn't too keen on her dress na parang yellow and green. Mas gusto ko yung white na nakita ko nung binigyan siya ng sash sa Pasig. Ayan. Sabi ni Dorothy Jones, bagay si Chantal sa Miss Aura. Ayan. Nako, yun nga din yung gusto ko sanang i-address eh. Siyempre, nag-antay ako kay Gabby Lancer. Sabi ni Jason MD888, hi tita, where did they get MUPH Manila? Bakit hindi yung sumali sa Miss Manila? Chismosa lang kasi ako eh, pero hindi kasi ako nakikichismis, guys. Usually, nasa receiving end lang ako. Kung makukuha ako ng mga chismis na ganyan, sinisend sa amin via DM. Eh, hindi ko naman lahat nilalabas kasi unverified. Hindi ko naman din kilala yung ibang nagbibigay ng tip sa amin. But now that you're asking this question, may nahagip ako na parang nagbigay sa amin ng chichi na they were in talks na talaga. The folks from Miss Manila and Empire were in talks na talaga. Hindi ko lang masabi ngayon if mismong si Miss Manila na si Gabby umuo this year o hindi pa siya ready. Kasi alam ko, si Gabby, sa pagkakakilala ko sa personality niya, mas ano talaga siya, mas importante sa kanya yung matapos niya yung pag-aaral niya. So, hindi ko alam kung naging seryoso ba yung usapan ng Miss Manila and Empire or kung nawalan ba ng oras or kung next year na lang sila magkakaroon ng partnership kasi hindi ko rin kilala ko sa nila hinugot itong bagong Miss Manila. And I would also say the same sa Davao. So parang medyo anticlimactic din yung sa Davao kasi they were hyping Davao. Of course, nag-aantay tayo sinong posibleng sa Davao. Si Jessa Huelar already made a statement na hindi nga siya pwede sa Davao pa. Parang inuna muna niya yung pamilya niya. So we were all thinking, sino pa ba yung mga nasa Mindanao na medyo known names na kayang makipagbardagulan ngayon? We were thinking, baka si Clyza Castro, and then, wala, hindi ko ma-mention si Davao kasi hindi ko talaga siya kilala. Ayan. Hi Frank, paano kaya kung si Zosie ang host tapos si AB ang makokoronahan? Okay lang naman yun, but yun na nga eh, that's why I think a lot of people were also disappointed kasi nakailang ulit na kasi tayong nagsabi sa team niya na ilayo niyo na siya dun sa Zosie Dini na look. Kahit na ano ba naman yung isang araw, kahit na isang araw pag-eksperimentuhan niyo lang. Kasi yung nakita natin kay Alexi kanina is hindi na iba dun sa Alexi na talagang nilaku nila ilang buwan na. Ayan. Okay. Good observation, sabi ni Midnight Othorn. Naimbag na Rab E from Toronto. In the end, mostly frontrunners still make up the top five. Comm skills matter and frontrunners are still the best speakers. Barda, but barda for the frontrunners. I agree with you. That's why I chanced upon a comment kanina, parang medyo promeno na parang di naman pala to sobrang bloodbath, di naman pala to sobrang bardagulan, and at the end of it, mukhang yung 2021 version pa, yun talaga yung
pinakamabigat for me, nandun sila VVV, nandun sila Steffi, sila Bea Luigi, nandun sila Dimaranan. So, I agree, parang yun pa rin yung pinakamabigat na production for me. So, sayang, sa kinaya naman nila yung mga glossy na sashing ceremony nung mga panahon na yun. Kinaya naman nila na gamitin yung space ng Mactan Airport. So, may kakayanan naman silang gawing glossy yung production nila. Pero yun nga, in terms of yung quality ng girls, na sindak lang tayo ngayon, pero kung tutusin yung 2021 pa rin yung pinaka-astig. Elaine Miranda is saying, Tita, sana si Andrea Mesa, Orbany, Catriona, or Harnas ang next host since nag-host na si Pia, Aries, Demi, at Zosie. Catriona, parang ang labo siguro. Kita mo naman yung loyalty ni Kat sa Binibini. Tita, what about Zambales? May Bautista, na-appreciate ko kanina na hindi siya masyadong ginawang vavoom. Na-appreciate ko yung simplicity ng look niya. But I also felt na parang hindi rin nila natimpla yung simplicity kasi nawala ngayon yung essence ni Anita for me. Parang pinalitan nila yung personality ni Anita na medyo pilit sa akin yung pag-repackage nila na a classier Anita kasi hinahanap ko yung konting spunk na alam natin na meron si Anita kasi kanina nung medyo ayos na siya at sobrang demure ng itsura niya, sa totoo lang hindi siya nalayo kay Samber na very flexible magpakita ng sexy, magpakita ng kagalang-galang. So for me, nang hinayang ako kasi Samber 2.0 siya kanina. Ay, sorry, si Bacolod pala si Mafei Yuno na dress kanina. Si Jennifer Hammond po ba yung South California, yung dating sumali sa Binibini Pilipinas? Si Jennifer Hammond, hindi siya yung sumasali ngayon, sister niya ang sumasali ngayon. Ayan. Sino ba yung host tita kanina? Di ba parang si Bea Luigi? Hindi lang eh. I was referring mostly to the guys na parang hindi ko alam kung anong ginagawa nila doon. Well, si Bea Luigi, alam naman natin na nagro-rotation yan sila ng mga host, lalo na kapag mga former winners, pwede talagang mag-host-host dyan. Pero si Bea Luigi na nga, parang very straightforward na nga rin siya na ganyan. She's really not, she can carry like a hosting stint, but you know, Bea Luigi is really not known as a hosting type of like candidate. Feeling ko it's just really one of their tasks, one of the things na inoffer sa kanila. So, if you add another layer to that, like a guy na wala ka naman talagang masyadong connection with, and then a group of other guys na hindi mo alam kung anong credentials nila para mag-host, wala naman silang interaction, wala naman din silang parang oratory skills na ganun to carry out conversations. Yun yung sinasabi ko, parang walang chemistry. Ayan. Reynaldo, naka-violet kasi si Brooks, tapos madilim pa yung stage. Kasalanan to ni Jonas at Walter. Alam mo, pero binasa ko siya. Nakakaloka. J. Mark, what can you say about Nike? Promising siya, but hindi ko siya maalala masyado. Feeling ko, maayos yung presentation ni Miss Naik kanina, pero nag-blend in siya sa akin. Pag ganyan kasi kailangan, medyo same page tayo eh. Parang kinilig na tayo lahat eh. Ayan. Sabi ni Asher, this year reminds me of 2022. Maraming pakak na girls, pero yung prod sa mga pa-press con ang chap. Tignan natin kung at least sing pakak ng final production yung time ni CC this year. Like ko naman yung production ni CC this year. No, ni CC nung time na yun. Kaso lang maliit kasi ako eh. Hindi ako katangkaran. So parang taas ng stage. Hi, Keming B! Daming kinoronahan ni CJ tapos wala man lang binigay sa kanya, first runner-up pa rin. Baka i-appoint kaya siya sa MGI since over the backod na yung franchise ni ALV. Parang bad trip siguro kay CJ yun, no? Na first runner-up siya, na siya sa mas prestigious na usapang pang Miss Universe. Tapos bababa na naman siya sa MGI. Pero yun nga, I feel for her. Parang ang dami nang pinagawa sa kanya tapos wala pa rin siyang titulo. I agree with you, Brittany Bish. Alexi looked nervous in her stage pasarela. Parang she wasn't in her element kanina, and I felt that it showed.
Kita, parang wala ako napansin na representative from Aklan. Wala rin ako napansin. And they were teasing about it, di ba? Hi! Oh my God! Chika kita! Philip Riley Dagok. Bohol po. Siyempre, ninervyos ako. Parang ano, nakakondisyon kasi yung utak ko na pag sinabi mong Bohol, hinahanap ko yung mukha ni Pauline Amelix. Tapos nagrehistro ibang taga-Bohol. Parang, ha? Masyado na ba matagal yung panahon? Nagbago na ba tayo? So, ewan ko, forever kasing Miss Bohol sa akin si Pauline eh. So, siya yung hinanap-hanap ko. Noong nakita ko yung facial structure, hindi ka pareho ni Pauline. Parang medyo nalito ako sa life. Ayan. Okay. Diba, Ems Chan, what Bohol, hindi na si Pauline. Yun nga yung na-feel ko kanina eh. Pinaka-stand out for me, Mikey Baliwag. Na-mention ko naman kanina, nag-number one sa listahan ko si Atisa kanina. Silang dalawa ni Baguio ang winner for me. Number two ko si Christy. Pero kung sasabihin mo kanina tong araw na to, araw to ni Baguio, araw to ni Quezon Province. Quezon Province kasi may doubts tayo na kaya niyang i-rebrand yung sarili niya. Questionable sa atin na kaya ba na isang Atisa na mas maging fierce, matatanggap ba siya ng mga Pilipino na fans kung medyo on the sexy side? Kita niyo naman kanina ng lamon, pati yung candid shots na apat sila. This morning sa Titas of Pageantry, lamon na lamon naman din talaga. Yung makeup niya, hindi siya nag-shy away sa tungkil. Ako nga, walang tungkil ngayon siya. Tungkil kong tungkil. And then, wagi sa akin si Baguio ngayon kasi although kilala natin siya, may expectations tayo, hindi naman natin akalain na mamimit yung expectations natin. Ayan. OMG Nat! Alam ko, Miss Universe season na talaga kasi si Nat nagpaparamdam na. Lai, mag-watch ba tayo ng live this year? Ayoko sana, Nat. Ayoko sana. Gusto kong manahimik lang sana, Nat. My money is on Stacey Gabriel this year, also on Chops ng Sashing kanina. Pila tayo, Nat. Ang Chops ng Sashing kanina. Hi, Daxter! Hello! Pabati po sa follower mo na si Gem Red Matias. Hi, Gem Red! Birthday niya po sa 20th. Hello, happy birthday! Ano kaya nga? Handa mo, Gem Red. Ayan. Thank you! Hi, Josh! Tita, since no one has asked yet, ooh, I like your thoughts on this week's episode of Marina Summers versus the World. So guys, hindi na ako namirata. Ako'y nagbayad na ng subscription para sa WOW, dun sa app kung saan mapapanood si Marina Summers versus the World. Drag race to, UK versus the World. Pero feeling ko dinodominate ni Marina. Huwag ka munang chumika sa akin, Josh, kasi tatapusin ko to ngayon. Nakapila sa akin yung episode na bago. Kakatapos ko lang nung first episode kasi sobrang na-curious talaga ako sa galing ng ginawa niya. So, sobrang polish ni Marina Summer. Sana talaga all the way. Support ako dyan. Nanghihinayang ako na hindi ko masupport lahat ng lumalabas na mga like drag TV shows. Like, I really would have wanted to kasi lang busy rin talaga ako. So, I pick my battles, and this time I'm really picking on following Marina Summers and her journey dito sa Drag Race UK versus the World. Galing-galing niya. Sana sumali na lang siya talaga dito sa Miss Universe Philippines para production value tayo lahat. Hi! Doorbell Bar, thank you. Maraming salamat. Ayan. Tita, kailan po ang MUPH Finals? Ang sabi sa akin ng mga sources ko doon, May 22 daw. Ayan. Hello! Sarato 02, tita, may spoiler po ba sa 60th edition ng BBP? Sobrang ironclad yung kawalan natin ng mga patak-patak na information sa BBP. Di po ako naniniwala na last na ng BBP kasi both MI and MG has a 3-year contract with them. Parang hindi naman last, parang ang dami naman nilang kumikilos ngayon tapos wala naman tayong naririnig. I'm really honestly hoping since naglalagas na rin naman talaga ang ALV pageant circle of pageants ng mga titles,
just like you, I'm really hoping na sana ma-absorb nila yung Miss World pabalik kasi total wala namang planong magka-Miss World ngayon. And speaking of Miss World, nakaalis na pala nga si Gwen din. Alam ko naka-arrive na rin siya sa India. Hindi ko pa masyado nasusukat yung mga girls sa Miss World, pero medyo aggressive yung campaign ni Miss Czech Republic. Pumunta na yan ng Pilipinas. Alam ko may nang training arrangements na yan dito. So, plakado-plakado. Kaso lang, ang issue ko lang, kung nababaling sila kay Carolina na inabot-abot sila ng ilang taon, si Czech Republic medyo kahulma. So, yan. Okay. Wala pa tayong masyadong balita sa Miss World, guys, kasi hindi pa talaga ako masyado nakatutok doon. Sino pa ba? Nako, si Aquil? Hindi ko na naman mapronounce to. Ano ba yan? Kaya pa bang umariban ni Atisa just in case hindi niya makuha ang best in evening gown and best in swimsuit? Siguro pag talagang nag-prepare siya ng gusto, siguro labanan sila sa Q&A talaga. Diba? Thanks, Tita. Watching from a rainy day in Paris, France. Ba yan? Napaka-romantic. Lady Pink, hello! Hi, Tita. Kailan? Ay, nasagot ko na pala. Kailan ang finals ng MUPH? Siguro kung walang changes, May 22 daw. Sabi ni Eves de Ocampo, iba talaga ang Baguio, laging dark horse. And alam nyo, kinulodge ng isang pageant page yung representatives ng Baguio simula kay Genesis Latugat, kay Krishna Gravides, and ngayon kay Tara Valencia. Ang gagandang mga Pilipina nito. Minsan, may isang video sa Instagram. I think they were... The video was made by like a foreign personality. And they were discussing yung obsession ng mga Pilipino sa white skin, sa Caucasian aesthetics, ganun. So, syempre, lahat ng mga nakisaw-saw ako. Lahat na nagko-comment-comment doon na parang, yeah, the Filipinos are like that. They're always parang looking for like whitening products, ganito-ganyan. And it has something to do with colonization, kanasa. So, chika, itong tita nyo nag-comment-comment doon na in-explain ko na, yeah, that could have been the case like years ago, sa mga generation na medyo matanda-tanda na generation namin. But now, if you're in pageantry, a beautiful mestiza could have the same celebratory reception as a beautiful morena. You get what I mean? Parang, kung usapan ng inclusivity itong nangyayari dito sa pageantry, feeling ko, at least sa pageantry, mas open tayo sa ganyan. Some friends from like 2015, 2016 na na-open up yung mind and eyes sa pageantry, these are international friends, these are like friends na nakatutok noon, international fans na nakatutok noon sa laban ni Pia, magkakaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Nagtatanong sila sa akin palagi kung ready na ba daw ang Pilipinas na mag-send ng kayumanggi o kaya half black. Ako labi ko, oo naman, ready na tayo. In-explain ko talaga na yung notion nila na sobrang closed off ang mga Pilipino pagdating sa beauty standards, I really do not think that this is true. Even in the 90s, we were super celebratory of, who was that? That model, that black model na gustong-gusto natin noon. So, sa akin, ano tayo? Basta maganda. Hindi na tayo namimili ng kulay ng balat. Yun ang observation ko, ah. Even dun sa kinalakihan ko na bahay noon, we were like so into alekwek. We were like so into the Latinas na medyo weird yung face or hindi naman sobrang... Hindi. Ana Baile was... Ramdam natin na talagang malakas. Sino ba? Wilma doesn't. Like, Wilma doesn't. Diba? Parang 90s pa lang. Hindi pa open yung discussion on skin. Kaya feeling ko ang mga Pilipino,
hindi naman din talaga yan one-sided na isa lang ang gusto eh. Doesn't matter kung Chinita ka or Pilipinong-Pilipino ka o talagang nasa South ka, nasa North ka, gusto ng mga Pilipino maganda. So, yun ang goal natin ngayon. Hanap tayo ng maganda. At yes! Sino bang may ayaw ng brown skin? Siguro ako, pumuti na lang ako over the years, kakagamit ng mga sabon-sabon na hindi ko naman kontrolado yung mga ingredients, guys. Diba? Pero yung idea ng diverse na beauty ngayon, definitely, mas ramdam mo ngayon sa Pilipinas. Mas open tayo sa ganun. Sa Thailand nga, hirap na hirap silang mag-corona, diba, nang medyo nalihis lang yung itsura. Ayan. Oh, hello, Parade of Beauty! Kamusta ka dyan? Maraming salamat! Hello, nakahabol, hayaan mo. May 30 minutes pa tayo dahil nag-pledge ako ng 2 hours today. Kakatapos lang po kasi ng live ko. Ay, oo nga pala, yung live din pala si Parade of Beauty. Thank you so much. At silip-silip din kayo sa pa-vlog ni Parade of Beauty. Ayan, pa-attendance at pang-iced coffee po. Salamat! Sino standa siya sa press presentation kanina? Naku, may listahan ako. Mas mahaba pa yung listahan ko. But definitely, tama yung nagsabi kanina. It's Bardagulan. But it's Bardagulan sa mga frontrunners. So, of course, nandyan si Atisa. Siya yung number one ko today. Kasi nag-sumakto yung vision nila na rebrand doon sa naipakita niya kanina. So kung hindi sana naging balanse yung vision nila tsaka sa execution niya, baka hindi siya yung number one performer sa akin, pero ni number one ko siya. Number two ko si Christy McGarry kasi yung polish tsaka lahat ng mga nasa checklist mo para sa pwedeng ipadala sa Mexico na kay Christy McGarry kanina. Kulang lang for me yung sobrang puwersa lang pasarela niya, pero again, this is something na kayang-kayang remedyohan ng isang Christy McGarry kanina. Number three ko si Baguio, si Tara Valencia, because she was a revelation. Nakakita ako ng saya nung nakita ko siya kanina. And then, si VVV ilalagay ko pa rin. Although hindi ko masabi yung lakas talaga ni VVV for me, kasi halos wala siyang exposure kanina, nagkagulo-gulo talaga sila sa technical side. And then, ibibigay ko kay Stacey Gabriel kasi kalmado lang siya kanina, very Hollywood yung atake niya kanina. Gusto ko yung suot niya, everything fit lang talaga siguro yung medyo kailangan ayusin natin. Hi! Oy! Powdered Toast Man! Ano na? Tita L, break ako sa work. Tita, tungkol sa mga Filipino community nila, hindi ba ma-question ng nationality ni girl? Alam nyo guys, nakausap ko kasi diba si Miss Universe Philippines Sydney. So, maganda yung explanation niya. Nagigets ko rin naman na parang kung ikaw half-half o kaya naman citizen ng mga bansang to, minsan nawawalan ka talaga ng identity eh. Hindi mo alam kung saan mo ipapasok yung sarili mo. So, when these franchise open doors for them, sino ba naman ang hindi mag-grab ng opportunity? Lalo na siguro sa mga tao na lumaki sa abroad kasi that kind of gave them a sense of identity. Palagay ko problema talaga yan ng mga halfies, usually na hindi nila alam, hindi sila fully accepted sa ethnicity ng isang side ng parents nila, hindi naman din sila accepted ng buong-buo na ng mga Pilipino kasi ang daming question sa kanila whether magaling silang magtagalog, may alam sila sa kultura o hindi. But what I learned from talking to Janina Liu, the representative of Miss Universe Philippines Sydney, what I learned was that itong mga individuals na to na nagre-represent ng Filipino community sa ibang bansa, mas heightened yung idea nila na gusto nilang ramdamin yung pagka-Pilipino nila kasi ito yung hindi nila naaabot palagi. Kumbaga, the same way na kiniklaim natin na mestiza tayo kasi yung last name natin sounds mestiza. Naku, Dorothy Jones, pasensya ka na sa mga halfy na derogatory na term. Mahina talaga ako. Pasensya na sa pagiging politically correct. Kung ano lang ang nailabas ko dyan. Pero no harm talaga doon, honestly. It's just, wala na ako maisip na mabilisang word for ano ba? Half-half? Halfy? Biracial. Ayan. So,
yun lang ang masasabi ko. Nagigets ko naman na parang naghahanap sila ng kung saan sila pwedeng magbelong. And even tayo, hindi tayo ganun ka-open kasi feeling natin ang dami nating requirements para maramdaman natin na talagang Pilipinong-Pilipino sila. But yun nga, yung nakausap ko from Sydney, she was saying na palagi silang nagpa-participate sa mga events patungkol sa mga Pilipino doon, mga festivals. Kasi yun na lang talaga yung way nila na makapag-connect sa home, makapag-connect dito sa roots nila sa Pilipinas. So medyo nag-soften na rin ako sa idea na, oo nga naman. Kaso lang yun nga, ayoko lang talaga naririnig na may Virginia, may Hawaii, North California, South California. Parang, ano to? Miss USA? Diba? Yun. Yes, Erin Merck, Albayas Tall, not too bad. Sana mag... invest pa talaga sila ng time kay Miss Albay. Talagang i-hone talaga nila ng huso si Miss Albay kasi ang powerful, ang tangkad. Ayan. Hi, Wayne! Hoping for an interaction sa mga Black Barbies, Lorraine, Chelsea, Alexi, and yan, si Matea. Yun yung nasa Florida. Ayan. Auntie of pageantry, na hindi titas of pageantry, auntie daw siya ngayon. Hindi talaga kayang elbowin si VVV kahit simplihan niya lang. I don't know, there's really an innate force built in her. I guess because VVV is innately elegant din. So, yun yung inaantay din natin na parang nakakita ako ng ganong hint sa kanya. Remember nung nagpasarela challenge sila, she was in a black terno, it was a mini terno. Ganon sana yung vibe na gusto ko makita sa kanya sa laban na to. Ayan. Oy, Roscoe, kamusta? I made it towards the end of your live. Meron pa naman tayong time ng konti. 2 hours tayo ngayon. Hindi ako team replay tonight. Pa-shoutout po sa friend ko na si Art of Ray from Manila. Hi, Art of Ray. Hindi ko alam kung gising pa yung aking friend na si Ronel na nagsasabing 2 hours ahead sila dyan. Baka late na. Pero Ronel, kung sakali nga gising ka man, nag-hello ako sa'yo. Ayan. Oy, chika natin to saglit. Pag-usapan naman natin para naman medyo may diversity tayo. The Havaianas 228, kamusta? Tita, off topic, say mo sa bouquet ni Miss Heart Evangelista sa renewal vows nila. Diba? Usong-uso ngayon. Well, actually, hindi naman siya bagong concept. It's just that medyo naging popular lalo ngayon yung mga bejeweled na bouquet kasi yan din yung dinala ng Brunei princess na bago na si Princess... I forgot. She's really pretty pero kakakasal niya lang sa Brunei. So she held tradition pala sa Brunei royals na meron silang bouquet sa wedding tapos bejeweled yun, diamonds and everything. So si Heart may ganung drama-drama din sa buhay niya and cute, nice kasi at least hindi lalo na renewal yun kala Heart hindi mag shrivel, hindi mabubulok yung flowers, as in, ano siya, art piece, ayan. Okay, isa na ba? Keming B, parang Katrina Dimaranan yung nakikita ko kay Christy this year, pero hopefully siya ang manalo at mapadala sa Mexico. Nakikita ko yung comparison, pero parang feeling ko, ano, kaya yung aggression din ni Christy ngayon, parang iba din eh. Parang mas alam niya yung laban niya ngayon eh. Oy! I'm Julian! Ano ba? Nakabalik ka na? Kamusta? Thank you! Teka, ano bang meron sa akin ngayon? Ano ba ginagamit ko ngayon na galing sa'yo? Anyway, ginagamit ko. Hi! How are you? Tita, nice to catch you. Bucon fever again. I know, umiikot lang, di ba? Chantal should have been Supra. I agree with you. I have the same sentiments. Pero yung nanalo kasi sa Supra o yung kinoronahan nila si Althea, kung titingnan mo yung sa tipo na hinahanap nila sa Supra, pasok kasi si Althea dyan. Mas pasok kasi sa kanila yung parang mas Filipina talaga na beauty. Nalungkot lang ako kay Chantal kasi happy naman ako na meron siyang paglalabanan na international competition. Pero sa kalibre kasi ni Chantal, nakikitaan ko kasi siya Supra pataas eh. So, yun lang naman yung sa akin. Pero kung happy si Chantal doon, sige, push tayo.
May connect ka ba, tita, kay VVV? I feel na dark horse ibyang ang magwawagi. I don't know why. May connect. Wala akong connection sa kanya ngayon. Dito. Na-interview ko siya before sa unang stint niya sa Miss Universe Philippines. But since joining, wala akong masyadong connection sa kanya ngayon. Apart from yung paminsan-minsan na po-post namin, hindi rin naman siya masyado nagre-reach out. And parang hindi rin naman siya talaga masyadong like chummy-chummy ngayon sa, you know, just about anyone. So yeah, wala tayong masyadong connection. Midnight Hawthorne, tito, one of the hosts presented last year's prelims. He did well, but his female co-host. So maybe rapport ang kulang sa kanila. Dapat kasi Amelinx, Manto, Vera na lang ang kunin nilang host. Tsaka feeling ko parang nagkita lang sila on that day lang. So wala talaga silang, I'm just assuming na hindi sila nagkaroon ng meeting talaga na parang magsikahan sila para yun nga makabuild ng rapport. Hindi ko talaga nakita kanina. Parang tinatapos lang nila yung prompt sa script nila. Man, Bichano. Tita El, pakakbakom skills ni Baguio. Hindi pa ako sobrang napapakakan. Kasi kung sinasabi mong pakakang com skills, Catriona, Nicole Cordovez, Stacy Gabriel lang naiisip ko. She is able. She's comfortable. She can still be polished. At mabilis naman po makeup. And masipag. Masipag siya. Ayan. Wait lang ha. Okay. Sabi ni Venusaur, anyari kay Alexi, bakit parang kinakabahan, tsaka wala yung kinang niya. Oo nga. Yun din yung inaano ko kanina. Kung competition to ngayon, walang-wala siyang glow kanina. Compared to Miss Iloilo pageant niya, I agree. Bakit kaya? Ang ganda naman siya kanina. Pero sabi ko nga, challenge din kasi yun nangyari sa production kanina tsaka sa presentation kanina. Kasi all the more na kailangan mas mag-stand out ka kasi ang dami mong hurdles pagdating dun sa production side. Sabi ni Venusaur, nakaka-bother yung lumalawit na pahaba sa gitna ng skirt niya kanina na hinahawi-hawi niya. Yung damit na yun kasi guys, galing siya sa collection ng isang designer. So the way I see it, yung damit, pang photoshoot pa, pang editorial, hindi ko pa nakikita yung damit talaga na parang pang rampa pa. In fact, isa yun sa, sabi ko, isa yun sa mga napagpilian namin na damit sa isang photoshoot ni Michelle Arceo. So kung titingnan nyo, yung damit ni Alexi at saka yung damit ni Michelle Arceo na paandar niya bago nung nasa Bolivia na siya, pareho yun. So siguro fit din kasi syempre medyo mas busty si Michelle Arceo. Siguro mas nahulma yung damit na yun sa kanya. Sabi ni Manolo, ang sad na wala yung momentum ni Iloilo. Pero guys, we're dealing with a pageant that will run for like what, 3 months or so? So siguro kung medyo nawala yung kinang ni Iloilo kanina, wake up call din yan sa team nila na parang hindi ka pala pwedeng mabuhay sa hype. Hindi ka pala pwedeng mabuhay, nakikipagbagdagulan ka lang on social media sa mga fanes mo. Hindi rin enough na tago lang kayo ng tago, na parang secretive kayo. Kung ganyan, dapat pala may talagang puwersang pasabog kayo. Eh, since medyo nag-fizzle kanina, so siguro back to the drawing board sana yung team. Ayan. Tita, do you think Zozie's styling ni Alexi will become tired eventually? I feel na nawalan siya ng gloss kanina. So, in connection dito sa topic natin at this time, OTAN, medyo. Kasi parang natakot silang mag-experiment sa ibang look. Yung makeup niya, wala tayong problema. Ang ganda-ganda ng mukha pag na-makeupan eh. Ang ganda ng pagka-angular ng mukha eh. Pero I agree, medyo hindi na sila naging creative or inspired na talagang baliin yung styling ni Alexi kanina. Hi! Tarbell Bar! Ang sipag-sipag natin today. Maraming salamat. Tito, off topic. Ooh! I like! Wait lang! Being a gemologist emeritus, let's chika. I love jewelry and history. Okay. What can you say about Edward VIII,
the Duchess. Their story and her jewelry are very articulate, spontaneous, and insightful. Love you, Tita. Oh my God, do not get me started. So there's a movie that was directed by Madonna. Yes, the Madonna. It's a movie called W.E. And it centers on the relationship of the Duchess, ayan, and Edward VIII. Pero eto ngayon, na kay Wallace Simpson yung focus ng feelings niya. And the way I see it, parang ang ganda kasi ng depiction doon na naipit na lang si Wallace Simpson dun sa relationship na yun kasi sobrang ni-love bomb siya ng husto ni Edward VIII to the point na inabdicate niya yung throne niya and dineclare niya sa buong mundo nagmamahalan sila kahit na hindi pa naman ganun talaga ka-sure si Wallace Simpson kasi syempre parang very high-strung si Wallace Simpson noong time na yun. But anyway, the point was because he was a royal and he had access to funds, ang naging love language ni Edward VIII lalo kay Wallace Simpson is yung nagbibigay ng alahas. So, nung maliit ako, ito yung mga storya na interesadong-interesado ako. Not the controversy na yung crown ginive up niya, but the very idea of tracing yung mga jewelry items na binigay niya dun sa Duchess. Mahilig ako sa ganyan, nagtitrace ng mga jewelry providence, nagtitrace ako ng mga kasinong mga paano pinagawa to, sinong gumawa, paano ninakaw, paano nabalik. So, siguro nadala ko siya sa buhay ko. Na medyo, kaya ako nahilig din talaga sa mga alahas and the very idea na parang bigyan ako ng alahas, ganun-ganun. So, nung medyo hindi pa ako, medyo hirap pa ako sa life, frustrating sa akin yun kasi mahilig ako sa alahas. So ngayon, medyo tinatry kong ayusin yung buhay ko alahas-wise, pero maliliit lang. Di naman ako nabili ng sobrang laki pa. Ayan. Okay! Thank you so much. Hi, Feds Cup! Maraming salamat sa'yo. Kape-kape, baka naman wala talagang glow si Alexi. Hype lang talaga siguro. Posible din yun. Pero again, masyado pa rin maaga, guys. Nagkasukatan lang tayo kanina. Medyo na-shock lang tayo sa idea na akala natin sobrang bardagulan, sobrang bloodbath. Manageable naman pala. Manolo, yung fire ni Atisa ang nagpaangat sa kanya kanina, parang gusto niya talaga lumamon, no? Parang gusto niyang rampahin yun na parang jug performance niya. So galing-galing ng ginawa niya kanina, give ko sa kanya. Hi Gigi, tita, anong say mo sa mga queens from USA? Bet more hindi, parang hindi ko gets kasi American territories yung nasa sash nila. Gigi, ito yung na-mention ko kanina pa, nasa 1 hour and 46 minutes na tayo ngayon, pero na-mention ko to kanina, I could be a little OA, medyo patriotic lang siguro ako or nationalistic. Masakit sa tenga sa akin na nakikita ko sa sash yung American territories. Kung isa, dalawa, siguro okay pa, kaya ko pa. Katulad niyan, California siguro, o kaya naman Hawaii. Pero kung i-breakdown mo pa siya, Virginia, North, South, Cal, parang geez. Wait lang, another USA pa to, di ba? Parang ramdam na may mga movements na nga ngayon na nire-reassess ng mga kabataan ngayon, ng youth ngayon, yung very idea ng colonialism, yung very idea of like being proud we were colonized for like so long by so many colonizers and we were the only country who parang finds it na parang bragging rights na tayo pa yung na-colonize as opposed to the other countries na halos ayaw lang nilang pag-usapan yung colonization past nila. So parang feeling ko tayo lang yung ganyan. So ngayon kung ibabalik mo tayo dun sa arrangement na para tayong tuta sa Amerika by donning a sash that has their, you know, states and cities, parang di ba sad. Parang nag-backwards tayo. Diba? Diba, Calvin Patrick? Agree ako, tita, sa lahat ng sinabi niya today. Kahit minsan, bihira ako sa kanya mag-agree, oh, diba? Ayan. Hi, Ike Mensan. I'm late again. Oh, sad. Ano ba yan? Sunday pa lang ngayon. Okay lang yan. Team replay ako mamaya. How are you? Love the blue floral.
Terno-terno pala kami ng aking ano, ng aking wallpaper. Thank you! Naubusan ako ng damit, guys! Mag-shopping na ako. Gusto ko na magpalit ng damit kasi yung mga itim kong damit nag-fade na. At yung mga printed ko na damit, nagsasawa na ako. Kahit na eto lang ang nakikita nyo every Sunday. Gusto ko na mag-ipon ulit. My gosh, na nagsasawa na ako sa pinapaikot-ikot ko. Hayaan mo. Sa susunod na sahod. Ayan. Tita, thoughts on the new look sa Apple TV / wait lang. Kulang pa ako ng episode 4 ng Truman, Capote versus the Swans. Patapusin mo ko niyan. Nasa Apple TV na ako. Uupuan, sobrang busy ko lang this week. My gosh, ang dami kong training ngayon. Ang dami kong, may mga immersion, mga culture immersion kineso ko ngayon. Pero busy lang ako this week. Titirahin ko na yung The New Look kasi mahilig ako sa mga fashion movies. Gustong-gusto ko yung Coco Avant Chanel. Gustong-gusto ko yung mga YSL na movies. Gustong-gusto ko yung kay Dior. Gustong-gusto ko rin tong bago ni Dior na The New Look. Kasi nandiyan si Juliette Binoche, one of my favorite French actresses. Ayan. Sino pa ba? Sabi ni Mega Firefly, yung Tita L, ang daming kuda ng comms director kanina, pero dun sa PAL issue niya, he kept mom. Ano na te? Yan yun. Hindi naman nakakalimot ang mga viewers dyan. Ayan. Hi, Jolan. Tita, let's revisit the obsession with white skin. Many mestizas now opt for tanning to embrace a bolder morena complexion in pageants. Kaya nga parang feeling ko, this is just a narrative na pinupush na lang sa atin ng pinupush ngayon. Although, di ko naman din sila ma-blame kasi even yung mga lola natin, mga tita natin, di ba yan ang mga gusto? Mag-anak ka ng... mag-asawa ka ng afam para may mga anak kang mistisa, hindi pa rin naman nawawala yung ganong klaseng conversations. But I just feel now that even parents and those who are older now, parang medyo pumipreno na rin sila. Like ako rin, nung bata-bata pa ako, nung mas marami pa ako nakakausap ng mga family members, of course, they'd say like things like that and it kind of messes with your head. Parang for me, ang naging effect sa akin, hindi ako lumandi. Hindi ako nakipaglandian, lalo na pag tinatakot nila, mabubuntis ka sa ganito, mabubuntis ka sa ganyan. Hindi ako lumandi, nasyokot ako. I took my time. Ngayon ako lumalandi, just. Pero the point was that the goal talaga was to try and snag like a white person so you could have white babies. And kung saan ako lumaki, very diverse kami sa pamilya. So, siguro depende sa upbringing, depende kung paano nila tinitingnan yan. Like kung gaano kami ka-diverse sa pamilya namin. Of course, my siblings, half Japanese yung siblings ko. Yung mga cousins ko, like there was, may isang branch ng family namin married into Chinese families. May isang branch ng pamilya namin, of course, the usual, like the Spanish Kinezo. May mga kamag-anak kami na Serbians. So, nagigets ko yung idea of like pushing yung mga dalaga to try and find white husbands. Pero ngayon, nakikita ko na even sa mga pamangkin ko, ilag kami na magpakatita doon at sabihin, oh, kailan kayo ikakasal? Kailan kayo mag-aasawa? Kasi alam namin na nakakainis yun na tinatanong-tanong ka palagi about it. So, going back to like skin color and yung preference ng mga Pilipino, siguro sa mga poorer communities, yan pa rin ang norm. Because probably they see the partnership with a Caucasian na it could be a way out. But now that we're more informed, yung generation natin, even us who talk about this, even us na active on social media, mas open na yung pananaw natin pagdating sa beauty standards. Feeling ko. Ken, Tita, what are your thoughts about MUPH Palawan? I don't know, pero nakakatakot yung presence niya, parang manlalamon. So, Palawan was also pretty striking for me. Ang haba ng itsura niya, ang haba ng dating niya, but I also feel na masyadong maliit yung ulo niya para sa buhok na ginawa nila. Hindi masyadong proportioned ngayon sa akin. Nagmukhang pin yung shape niya. Having said this, I think na
it would have been really better kung hindi masyadong ganun yung buhok niya, kasi lalo pang lumiit yung mukha niya. Parang siyang nalamon nung buhok niya tsaka yung overall styling niya. Pag ganun kasi, sana nag-short cocktail dress na lang din talaga siya para mas nakita natin yung glow. Kasi ngayon, kung ganyan yung pinupush nila, pwedeng more on the modeling side siya than pageantry, yung pagkakapresent sa kanya kanina. Sabi ni Darbell Bart, indeed, Tita, only one representative from the US PhilAm community, please. It's improper, inappropriate, and ridiculous. By the way, Tita, oh my God! Wait lang. By the way, Tita, how and where do I send you the Charlotte Tilbury products? Grabe naman yung pagkakakompose noon. Parang feeling ko, nabili mo na si Charlotte Tilbury, naghahanap ka na lang ng way isend sa akin. The Darbell Bar, please message me. Naseryoso to. But please message me on my Instagram account. It's I'm Lilith1521_. Sa mga regular ko na episodes, yung hindi live episodes, like regular videos, i-check nyo lang sa description box, nandun yung mga accounts ko. Mas madali nyo ako marireach sa Instagram kasi hindi ako active sa ibang platforms. Huwag sa Titas of Pageantry dahil sobrang dami ng tao sa Titas of Pageantry. Halos hindi na ako nagbubukas masyado ng DM doon. Sumisilip lang ako. So, mamimiss ko yung messages ninyo. Idiretso nyo na ako sa I'm Lilith1521. At kung gusto nyo, follow nyo na rin yung aking styling page. Yun nga, yung aking Lila Virtual Styling sa Instagram yun. Cute! Okay. Sabi ni Venusaur again, Tita, magpa-pageant na lang sa USA for the Filipino community. Yun na nga eh. Bakit hindi na lang nila isahin? Or kung gusto nilang i-push, dalawa o tatlo. Pero doon sana sila mag-focus sa matlaki yung Filipino community population. Kasi yun nga, taas yung kilay ko nung nakakita talaga ako, Virginia. Parang ano ba? Eh paano pala kapag may nakabili ng franchise, gustong mag-represent Idaho? Ano ba? Ang gagalit, nakakasa. Ano talaga ako eh, Gina G talaga ako pagdating sa ganyan. Anyways, if ever may manalo sa kanila, siya magiging representative ng MUPH Filipino Community for USA. Para isa lang, Diyos ko, hindi nakaka-Philippines. I agree. Parang nakakailing, di ba? Alam nyo ba, sa kakaganyan nila, umabot na sa puntong pinapasagot ba naman nila ako kung totoo ba na may Miss Universe Philippines Indonesia? Just me, yo. Diba? Well, feeling ko M&M naman din talaga yun. Yeah. Hi, John, Eviota, Tita, just curious, are you happy? Ako hindi. Alam ko hindi. Yung nanay kong happy. So, I'm a 1/4. I'm a 1/4 just. Hindi. Naambunan lang ng mga parang pusa lang yan, oasa. Naambunan lang ng mga lahi-lahi. Pero sa pagkakaalam ko, wala naman akong kapuruhan. Yung nanay ko, alam ko. Nangangalahati yung nanay ko. May lolo akong green-eyed, if that matters. So, alam ko may isang side ng family ko na, yes, on the white side. Pero feeling ko hindi naman ako. Sino pa ba? Midnight Hotter, yung pinakita ba sa background kanina sa stage habang pinipresent ang candidates, preview ng bawat tourism nila? Feeling ko, yun. Oo, feeling ko. So far, some candidates, pinopromote natin tourism overseas. Di ko nga alam kung paano nila iikutin yan eh. Siyempre, siguro yung narrative na gagamitin nila, yung mga celebrations sa mga tourism overseas. Parang ayaw naman daw nila na wala namang representation yung mga Pilipino dun. Ang sa akin naman din kasi, parang okay, I appreciate the idea that you want to reconnect with your roots. But your parents living in these countries, personal choice nila yun. Kasi syempre, mas maayos yung buhay nun. You get what I mean? So, yun lang. Kaya medyo ilag ako dun sa idea ng representation ng Filipino community. Tita, do you have any plans to visit Japan? Sobrang ganda and ang linis. RMD, I have family there in Japan.
pag dinala ko yung mama ko dito this summer, which, you know, I'm hustling to do that. I'm also taking on several jobs also to do that, to bring my mother home to the Philippines and make her life more comfortable here because she has no one there. And yeah, life there is difficult kapag mag-isa ka lang talaga at nasa senior citizen stage ka na. So, siguro kung may plano kung bumalik, hindi ko kasi maabot eh. Ang dami kong gustong puntahan sa Japan. Nasa-stress ako na hindi ko siya maabot. So, para hindi na lang ako samaan ng loob, ano na lang, pipinterest na lang ako. But definitely, I'm a huge fan of Studio Ghibli. So, kung ako babalik dun, either ubusin ko lahat ng pera ko sa kakabili ng Studio Ghibli items. I'm a huge fan of Howl's Moving Castle. Meron ba akong mga kasamahan dito na mahilig sa Howl's Moving Castle? Like, crazy. Feeling ko, sabi nga daw nila, meron ano eh. Ay, hi, Rihanna Rigor! Sabi nga nila, parang mild depression na yun. Because I watch Howl's Moving Castle. Kung tinopak ako, pwedeng everyday. Ayan. Ngayon ko nalaman na si Kayla Carter sa ang Too Hot to Handle sa Netflix, Slapdash. Yun nga. So, nandun siya sa dating show na Too Hot to Handle. Hindi kagandahan masyado yung napakita niya doon kasi there were statements na, of course, it's a sexy dating show. There are a lot of sexual references there. So, may mga nasabi rin siya na parang, of course, parang pampaboost din siguro ng mga episode or baka ganun talaga yung pinoproject niya. So, medyo malayo dito sa pagki-clean up ng image niya na pinapakita dito sa journey niya sa Miss Universe Philippines. So, I don't know if they will have interactions pa with other members of the media, kung meron ba talagang magtatahak magtanong nun. Pero, kung ako nandun, gusto ko sana itanong sa kanya, paano niya i-reconcile yung napakita niyang personality niya sa Too Hot to Handle sa pinaglalaban niya ngayon. Kasi medyo hiwalay yung dalawang yun. Medyo ang layo. Ayan. Hi, Dawn! Buti nakahabol ako. Oo nga, nasa 2 hours na tayo. So, actually, magra-wrap up na ako. Maraming salamat, Don. Ayan. Mark Berg, baka merong Miss Universe Latin PH. Yun na nga eh. Feeling ko hindi na rin malayo mangyari yan eh. Macti, ayaw mo ba ng MUPH Wyoming? Ayoko! Mas gusto ko Idaho. Award! Ayan. Okay. So, malungkot din ako, Jolan, na si Chantal ay naka-Miss Eco. Talaga ba, William Mercado? Studio Ghibli addict ka rin. Very good. Okay, so guys, sa 2 hours na tayo, maraming salamat sa inyong lahat. Sana happy kayo sa mga performances nila kahit na sobrang chaps nang nangyari sa production. At sa mga nagtatanong sa akin, Franz Felix, OMG ka! Otan, ano ba? Naiiyak pa rin ako sa piano score ng Spirited Away. Sabi ni Franz Felix, favorite kasi Howl's Moving Castle. Made my dog howl. Oh my God, lahat kasi ng mga cats ko babae. If na akong mag-howl na cat. Definitely hindi si Bowie yon kasi ang lusog ni Bowie. Wait lang, bago kayo umalis, gusto ko maramdaman niyo muna si Bowie saglit. Bago ko mag-goodbye sa inyo. Gusto ko lang makita ninyo kung gano'n naka-giant si Bowie. Hello, giant. Hello, big face. Yeah. Sino ang favorite mo? Si Atisa? Si Tara? Alexi? Stacy? Stacy daw. Okay. Let's say goodbye, darling boy. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Pakasalbahe. Maraming salamat, guys. Hayaan mo, mahaba-habang usapan pa to sa Miss Universe. Thank you. Good night. Josh, can you imagine all 51 states na accredited? Ayoko sana. Bye-bye.